magluto ng hapunan. At sapagkat kami po ay siyam na magkakapatid, maaga kaming maghapunan. Pagkatapos ipasok na kami ng aking mga magulang doon sa silid, no, sa room, at saka maaga kaming matulog. So hindi namin mapansin kung ano ang nangyari sa aming paligid. Siguro ginawa iyon ng aming mga magulang. Alam ng aking mga parents na itong mga bata kung minsan ay parang yung ginagawa ng ibang mga bata, parang sa Bisaya pa kanang maibog ba sa gihimo ng mga bata. So mo to yung sa akong mga ginikanan. So wala may celebration, pero di gid ko makalimot na kada tuig mula nung ako ay nag-isip na. So yearly ang aming pag-celebrate sa Lord's Supper. So hanggang po sa ako ay naging isang ministro ng Jehovah's Witnesses, 15 years po akong nag-celebrate ng Holy Supper, sapagkat kami ang may authority na mag-bless sa tinapay at saka sa alak. Kasi bahang Katoliko, ang mga pari lang ang makakonsecrate ng tinapay at saka yung wine. So kami naman sa Jehovah's Witness, kami na mga ordained minister ang maka-bless sa tinapay at saka ng alak. So sa buong buhay ko, ni minsan, hindi po ako nakita na mayroong nakikibahagi sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. So wala akong nakita na mayroong partaker sa body and blood of Christ. Kaya during sa aming celebration, meron kaming aawitin na kanta. Ito po yung songbook ng Jehovah's Witnesses. Mag-awit o mga pagdaig kay Jehovah. Sa Tagalog, mag-awit ng mga papuri kay Jehovah. So during sa aming celebration, ang isa sa mga kinakanta namin ay itong Song 150. So tayo pag magmisa tayo, ay meron tayong mga kinakanta na mga kanta. So sa Jehovah's Witnesses, pag mag-celebrate din kami ng huling hapunan ng ating Panginoon, ay meron din kaming kakantahin. At ito nga ang isa sa mga aawitin namin panahon ng aming pagdiriwang. Itong kanta numero 150, ng pamagat po ng awit na ito ay Tinapay Mula sa Langit. So dito po, na-trigger po ang aking desire na pag-aralan ang Holy Eucharist. So ang kantang ito ay medyo mahaba, no? Pero dito lang ako sa pinaka-importante na portion sa aking conversion. Sapagkat ang songbook na ito ay Cebuano, i-translate ko mamaya sa Tagalog kung ano ang ibig sabihin. So ito po yung kinakanta namin sa aming celebration. So akin pong kantahin sa gabing ito. Sa pagtuumukaon sa tinapay ng langit nun, adlaw-adlaw mukaon, kinabuhi tapot niun. So ang ibig sabihin ng second stanza sa last portion sa awit na ito, na sa pananampalataya daw ay kakain ng tinapay mula sa langit. Araw-araw ay kakain ng tinapay. Itong kanta namin, meron itong mga verses. At ang verse ng Song 150 ay ang kanya pong verse ay Juan 6:51. Kung ating babasahin sa Biblia ang Juan 6:51, sabi ni Jesus,
I am the living bread that came down from heaven. Anyone who eats this bread will have eternal life. So ibig sabihin, si Kristo po ang tinapay mula sa langit. Tapos sa aming kanta, na aming kinakanta panahon ng aming celebration, ay sinabi namin na araw-araw daw ay kakain kami ng tinapay mula sa langit. Pero ako po ay nagtaka mula nung ako'y bata hanggang nung ako ay naging ministro ng Jehovah's Witnesses, niminsan po sa aking buhay ay hindi ako nakita na mayroong nakikibahagi sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng aming kanta, araw-araw daw ay kakain. Pero sa isang taon, minsan lang kami mag-celebrate at wala pang kain. Kaya medyo nakakatuliro ang turo na ito. Kaya ito po yung isa sa mga dahilan ng aking desire at nasabi natin na starting point na hinahanap po talaga yung Holy Eucharist. Sapagkat wala kaming communion sa Jehovah's Witnesses, sapagkat ang teaching ng Jehovah's Witnesses ang makikibahagi lamang sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo at ang iinom ng kanyang dugo ay yung lamang membro sa 144,000. At sa teaching ng Jehovah's Witnesses, 1934 ay nakumpleto na po yung 144,000. So pagka 1935, sinimula na yung tinatawag namin na othership. Sapagkat sa Jehovah's Witnesses, mayroong tinatawag kami na anointed. Ito po yung little flock sa Luke chapter 12 verse 32 at meron kaming malaking pulutong or great crowd na ang kanilang pag-asa ay mabuhay sa paraiso sa lupa. Ang mapunta lang sa langit, ito lang ang mga anointed na membro sa 144,000. Ito lang sila ang makikibahagi sa huling hapunan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya balikan natin na sa buong buhay ko mula nung ako'y dinala ng aking mga parents sa celebration namin na pagdiriwang sa banal na hapunan, mula nung ako'y bata pa hanggang nang ako ay nag-serve ng 15 years as ordained minister ng Jehovah's Witnesses, ni minsan, hindi po ako nakita na mayroong nakikibahagi sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya pinag-aralan ko ang subject about sa Holy Eucharist dahil kami po ay naka-underwent ako ng special studies in the field of argumentation and debate in order to destroy and attack the teachings of the Catholic Church. Kaya part doon yung pag-study ng Holy Eucharist. So, nung pinalaliman ko yung pag-aaral ng Holy Eucharist, ang ating Panginoong Jesucristo nung itinatag niya ang banal na misa sa Mateo 26:26, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo nung hinawakan niya ang Holy Eucharist, sabi ni Jesus, "Tuto isten muto suma, tu diduminon hoper humon, poyete tuto isten anamnesin imen. This is my body," and sabi ni Jesus, "which is given for you, and do this in memory of me." Ito ang aking katawan, kanin ninyo ito, at gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo pa ay nag-utos na tayo po ay makikibahagi sa kanyang katawan. Bakit? Sabi ni Jesus sa Juan 6:51, "I am the living bread that came down from heaven. Anyone who eats this bread will have eternal life." Kaya bakit ibig ni Jesus na makikibahagi tayo? Sapagkat sa ating pakikibahagi sa kanyang katawan, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan.
So ano naman ang mangyari doon sa hindi nakikibahagi sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo? Malinaw ang sabi ng ating Panginoon at mas maganda siguro, Brad Jando, ating ipakita sa screen kung ano ang mangyari sa mga taong hindi po nakikibahagi sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Juan, Kabanata 6, Talata 53 at 54. So dito okay. dito po yung mabigat na dahilan ng aking conversion na kailangan ko ang Eucharistia, ang katawan ni Kristo sa aking buhay. Juan Kabanata 6, mga talata 53 at 54. 54. Ito po sabi dito, Brad Paul. Sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Malibang kainin ninyo ang katawan ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at bubuhayin ko siyang muli sa huling araw. Okay, so maliwanag doon sa talata 53 na sinabi ni Jesus, sinabi ko sa inyo ang totoo. Na maliban na lang kung kayo'y kumain sa anak, sa laman ng anak ng tao at uminom ng kanyang dugo, sabi ni Jesus, sinabi niya dito, maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo ay wala kayong buhay sa inyong sarili. So, iniisip kong mabuti, sa Jehovah's Witnesses, pinagsisikapan namin na mamuhay ayon sa pamantayan at utos ng Panginoon. So, napakataas ng moral ng Jehovah's Witnesses na kahit yung pagsigarilyo, kahit yung panonood ng mga video na matatawag natin na bayulente, pinagbabawal. So, ang Jehovah's Witnesses po ay nag-practice talaga ng morality. Pero kahit pa sundin natin ang mga bagay na ito, hindi naman tayo kumakain sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ni Jesus, kapag hindi po tayo makikibahagi sa kanyang katawan, ay wala po tayong buhay na walang hanggan. At kung tayo po ay mamatay, wala pong pagkabuhay na magulit. So, dapat ay pipiliin ko, manatili ba ako sa Jehovah's Witness na walang Eucharist o sa simbahang Katoliko na nandito yung Eucharistia na kung saan ay pwede tayo makikibahagi sa katawan ng ating Panginoong Kristo. Para sa akin ay mabigat po ang sinabi ni Jesus na sinabi ko sa inyo ang totoo, maliban na lang kung kayo ay kakain ng laman ng anak ng tao at inum ng kanyang dugo. So kung hindi natin sundin ito, hindi tayo makikibahagi sa kanyang katawan, ay wala tayong buhay na walang hanggan. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa aking pag-aaral noon sa doktrina ng Katoliko na sa huli pong banda ng aking deepening ay nakatulong po yun sa akin na nandito pala sa simbahang Katoliko yung kinakanta namin sa Jehovah's Witnesses. So kinakanta namin sa aming pagdiriwang na araw-araw daw kami ay kakain ng tinapay mula sa langit. Ang tinapay na mula sa langit po ay si Kristo. So ibig sabihin, araw-araw sana ay magmisa para araw-araw po ay makikibahagi sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po natupad ito sa Jehovah's Witnesses. Although kinakanta nila ito, pero in reality, hindi po naganap ito sa Jehovah's Witnesses. Ang katotohanan na ito ay dito po ang simbahang Katoliko natupad sapagkat araw-araw po tayo ay mayroong banal na Eucharistia, banal na pagdiriwang
sa pag-alala sa kamatayan ni Jesus na kung saan ay pwede tayong makikibahagi sa kanyang katawan. Kaya noong May 29, 2011, yun po ang unang pagkakataon na nakikibahagi po ako sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil panahon ng aking pagbinyag, sabay na yung confirmation at during sa aking binyag, communion po ako sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yun po ang first time na nakikibahagi ako sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. So hanggang sa ngayon, almost 10 years na ako sa Catholic Church at hindi lamang patuloy na nakikibahagi sa kanyang katawan, kundi isa na rin sa tagapagbigay ng kanyang katawan sapagkat ako po ay nag-serve for almost 4 years bilang minister of the Holy Communion. So ako po ay masayang-masaya na sa wakas ako po ay nakikibahagi sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo at ako po ay 100% na umaasa na sa pamamagitan ng pagpartake ng katawan ni Kristo sa state of grace, kailangan natin na makikibahagi sa kanyang katawan sa state of grace sapagkat bilang pagrespeto sa banal na katawan ni Kristo, tayo po ay kailangan na mamuhay sa kabanalan para patuloy tayo na makikibahagi sa kanyang katawan. At ang sabi ni Jesus, ang kaniyang pangako sa atin sa Juan 6:56, ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. So meron din nandito po yung tinatawag natin na closeness sa ating Panginoong Jesucristo. Na kung tayo ay kumakain sa kanyang katawan at uminom sa kanyang dugo ay nananahan siya sa atin at tayo rin sa kanya. So ang Holy Eucharist, ito po ang tanda na hindi po tayo iniwan ni Jesus. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, I am with you all the days until the end of the age. So pasalamat tayo ng Simbahang Katoliko for almost 2,000 years ay araw-araw meron tayong celebration sa Holy Mass at sa buong mundo more than 350,000 masses per day. So ito yung napakagandang pangyayari sa Simbahang Katoliko kung aking i-compare sa Jehovah's Witnesses na once a year lang at walang communion doon sa Jehovah's Witnesses. So, ito yung mabigat na dahilan kung bakit po ako ay nakapag-decide na lilipat sa Katoliko dahil sa True Church at pangalawa dahil sa Holy Eucharist. So, balikan ko na dito ko nasumpungan yung matagal na naming kinakanta sa aming asumbok na araw-araw na pag-celebrate upang makikibahagi sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi ang ating Panginoong Jesucristo po ay hindi niya gusto na makalimutan natin na mayroong Diyos na umiibig sa atin na nagbigay ng kanyang buhay. Kaya sa pag nung itinatag ng Holy Eucharist, sabi niya, do this in memory of me. Kaya ang banal na misa, pag gawin natin ito sa ating buong buhay, never talaga natin makalimutan na mayroong Diyos na umiibig sa atin, na nagbigay sa kanyang buhay sa atin, at ibig ng Diyos na iyon na manahan sa atin at sasama sa ating journey hanggang sa wakas ng ating buhay. So napakaganda ng pangyayari sa Simbahang Katoliko na meron tayong ganitong sakramento na atin talagang ma-experience sa ating buhay ang tunay na presensya ni Jesus sa ating buhay
sa pamamagitan ng Holy Eucharist. So, diretso na po ako sa pangalawang rason, no? About sa the Blessed Virgin Mary. Ang mahal na Birhen po na Maria, noon sa Jehovah's Witnesses pa ako, ay isa ito sa mga subject or object namin sa aming paghahanap ng loopholes kung paano talaga siraan ang doktrina ng simbahang Katoliko sa mahal na Birhen na Maria. Ang Jehovah's Witnesses, wala pong problema sa mahal na Birhen per se. Sapagkat ang kami sa Jehovah's Witnesses, meron kaming isang biblical subject, biblical theology, isang subject yon tungkol sa mahal na Birhen na Maria. Na ang mahal na Birhen na Maria ay model. Siya ay huwaran sa ating paglilingkod sa Diyos. Kaya hindi po ang Jehovah's Witnesses, hindi po sila brutal kung tungkol sa pag-atake sa mahal na Birhen. Ang inaatake ng Jehovah's Witnesses ay ang doktrina ng simbahang Katoliko tungkol sa mahal na Birhen na Maria. Ang ating mahal na Birhen na Maria is the most blessed among women. But sad to say, she also the most criticized woman in the fundamentalist. Yung mga fundamentalist tulad ng mga iglesia, mga iba pang mga paniniwala ay kanilang binabasag yung ribulto ni Mama Mary. Ang mga Jehovah's Witnesses, pag ma-convert po yung mga Katoliko na aming kinoconvert sa aming paniniwala, kung meron silang image ni Mama Mary, hindi po namin galawin yon. Ang mismo pong may-ari ang mag-decide. At meron kaming tinatawag na proper disposal na ang paraan ay hindi po sunugin, hindi po abasagin, kundi ilibing. So, yun ang pamamaraan namin in case na may Katoliko na aanib sa amin. I-surrender nila yung kanilang images, pero hindi kami ang mismo ang maglibing nun, kundi sila mismo ang may-ari. So, yun ang aming paraan ng pag-treat namin sa image ni Mama Mary. So, doon tayo sa area kung bakit sa Jehovah's Witnesses, ang aming paraan na kami ay maniniwala sa isang doktrina, kailangan talaga namin itong suriin. Kaya hindi po madali na ang mga non-Catholics ay talagang instantly maniwala kaagad sa teaching ng Katoliko. Tulad sa akin na mula sa pagkabata, ang doktrina ng Jehovah's Witnesses ang aking nakagisnan. So talagang gradual. At ako po ay masayang-masaya dahil sa pag lipas ng panahon, talaga pong natutunan ko at napalaliman ko ang aking pangunawa na tanggapin ng buong buo ang doktrina ng simbahang Katoliko about Mariology at sa mga teaching ng simbahang Katoliko about the Blessed Virgin Mary. Sapagkat ako po ay naniniwala na kung tanggapin ko na ang Catholic Church ang tunay na simbahan, guided by the Holy Spirit, ang lahat ng kaniyang teaching ay wasto at hindi po maaring magkakamali. Kaya, dumating ang panahon na kailangan tanggapin ko na package deal. Kahit hindi ko pa naunawaan yung ibang ma-teaching ng Katoliko, dahil ito po ay tinuro ng Magisterium at bilang paggalang sa ating simbahan na ito po ay guided by the Holy Spirit. So kahit hindi pa natin maintindihan ng lubusan, ang kanyang turo ay bukas. Bukas puso natin itong tanggapin. So sa aking experience, ang pinakaunang naka-attract sa akin sa mahal na Birhen na Maria
ay yung kaniyang role na mother, the motherhood of the Blessed Virgin Mary. Ito talaga yung nakaantig sa aking puso na unang-una kong encounter sa Katoliko, noon inaatake ko yung mga teaching. Pero yung nakakonbinsi sa akin, ang starting point, yung motherhood of the Blessed Virgin Mary. At dumating ang panahon ng akin pong pag-serve full-time, meron pong panahon na ang aking nanay ay na-stroke siya. Nagkasakit po ang aking ina. At sapagkat ako po ang pangwalong kapatid, yung mga kapatid ko ay may asawa na sila at may pamilya na sila at pumunta doon sa mga iba't ibang mga lugar. So, ang natira na lang sa aming bahay, yung bunso namin. At ang gap ng bunso namin ay 8 years. So, sa panahon na nagkasakit po yung nanay ko, hindi pagaanong makashoulder ng obligation yung bunso namin. So ako, dahil ako po ay nasa Davao del Sur, ako po ay nakapag-decide na nag-request po ako ng letter sa aming kongregasyon na magpa-assign po ako sa pinakamalapit na kongregasyon na residensya ng aking ina. Ang aking purpose noon upang madalaw ko ang aking mama at makapagbigay ng panahon na maalagaan siya, sapagkat yung papa ko ay unang namatay noong 1994. Yung ina ko na stroke noong 2005. So, nakapag-decide ako na magpasahin sa pinakamalapit na lugar na residence ng aking nanay. At doon po ako nakapagbigay ng panahon na alagaan siya. At sa panahong iyon, ako po ay kumbinsido na. Nasa stages na po ako sa aking transition period patungo sa Simbahang Katoliko. Sa panahong iyon ay naunawaan ko na na ang Simbahang Katoliko ang tunay na simbahan. Kaya ginamit ko yung panahon na nag-alaga ako sa aking nanay na pag-aralan ang subject about sa yung pagkaina ng Mahal na Birhen na Maria. Kung bakit ating kinikilala si Mama Mary na ating ina. So, doon po yung panahon na binuhos ko na pag-aralan ang subject na iyon. At bakit ba natin tinatawag na ina ang Mahal na Birhen na Maria? So, ito po yung aking pag-aaral tungkol sa Mahal na Birhen sa kanyang importanteng role as mother. So I hope na makadagdag din ito sa inyo ng kaalaman pa. Itong i-share ko sa inyo ngayon. Nagsimula ito nung nag-alaga ako sa aking nanay. So binalikan ko yung aking pag-aaral noon, hindi na upang atakihin ang simbahan, kundi magdepining na ako sa turo ng Simbahang Katoliko. At bakit ba tayo makatoliko ay kinikilala natin si Mama Mary na ating ina? So unang-una, ang atong first parents was Adam, where Adam and Eve. Sila po ang ating unang mga magulang, si Adan at si Eva. At bilang ating mamagulang, ang principal role po ng parents ay upang bigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. But dito po na failure si Adam and Eve. Hindi po nila nagampanan ang kanilang importanteng tungkulin na bigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak, ang sangkatauhan. Kaya nung na-failure po ang ating unang mga magulang si Adan at si Eva, doon sa Genesis, ipinaalam ng Diyos ang tinawag na proto-evangelium
What is Proto-Evangelium? Proto-Evangelium is the first announcement and declaration about the good news of salvation. So bagamat na failure ang ating unang mga magulang, ngunit hindi po nagbago ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya binigkas ng Panginoon ang magandang balita sa 3:15 sa Genesis, I will put an enmity between you and the woman and between your seed and her seed. So dito sa Proto-Evangelium, dalawa po ang binanggit ng Diyos, ang babae at ang kanyang anak. So bakit dalawa ang inilaan ng Diyos sa bagong pag-asa ng sangkatauhan? Ang sagot, dahil dalawa rin ang dahilan ng pagkabagsak ng tao. Ulitin ko, bakit sa Genesis 3:15 dalawa ang inilaan ng Diyos sa bagong pag-asa ng kinabukasan ng sangkatauhan, babae at ang kanyang anak? Ang sagot, dahil dalawa rin ang dahilan ng pagkabagsak ng tao, mag-asawa. So mag-asawa yung na-failure, ang inilaan ng Diyos ay mag-ina. No? So itong si Adam and Eve, meron palang kahalili. Meron palang substitution na nangyari. Kaya doon sa 1 Korinto 15:47, mas maganda siguro brad dyan doon ati ipakita sa screen. 1 Corinthians chapter 15 verses 45:47. Ito po yung kahalili ng unang Adan na nabigo. Unang Korinto 15:45-47. Pakibasa, Brajando. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang taong si Adan ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ang unang Adan ay mula sa lupa sapagkat nilikha siya mula sa alabok. Ang pangalawang Adan ay mula sa langit. So pansinin natin sa talatang iyon na mayroong dalawang Adan na binigkas. Yung unang Adan ay kinuha doon sa alabok ng lupa, pero yung huling Adan, siya yung magbibigay ng buhay. Yung unang Adan mula sa lupa, ngunit yung pangalawang Adan ay mula sa langit. Sino ba yung mula sa langit? Sa Juan, John chapter 6, talata, ay ito lang. Diyan lang tayo, no, sa siyang bumaba mula sa langit. So walang ibang tinutukoy diyan na bumaba mula sa langit ay ang ating Panginoong Hesukristo. So si Jesus Christ, siya po yung kahalili. Siya po yung pumalit sa nabigong tungkulin ng unang Adan na mula sa alabok. So si Jesus Christ, siya po yung substitute. Siya po yung pumalit sa nabigong tungkulin ng unang Adan. Kaya doon sa Isaiah 9:6, ano ang ating mabasa doon? Pakibigay daw sa screen. Lagay daw sa screen. Ba't dyan doon? Sapagkat isinilang ang isang sanggol. Ang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. So pansinin natin na sa prophecy ni Isaiah,
Yung bata na sanggol na lalaki na ibibigay ng Diyos Ama ay iniatang sa kanyang balikat ang tungkulin, mga tungkulin. At ang isa sa mga tungkulang yaon ay tatawagin siyang walang hanggang ama or everlasting father. So ano bang ibig sabihin nito? Does not mean na si Jesus ay God the Father. Because in the Holy Triune God, there is only one God the Father and Jesus is God the Son. So bakit tinawag siya doon sa prophecy ni Isaiah na walang katapusang ama? Yung walang katapusang ama na binanggit diyan ay applicable sa kaniyang tungkulin bilang ang ikalawang Adan o ang huling Adan. Kaya ang pinalitan pala ni Kristo, bakit siya tinawag na huling Adan o pangalawang Adan? Dahil siya pala ang pumalit doon sa pagkaama ni Adan na nabigo. So kung si Adan po ang bagong, si Jesus po ang bagong Adan, ang tanong, sino naman yung bagong Eva? Sapagkat sa Genesis 3:15, dalawa ang binanggit. Ang babae at ang kanyang anak. So sino ba yung babae at ang kanyang anak? Galatians chapter 4 verse 4, in due time, God sent forth His Son and born of a woman. So nasagot ang tanong na yung babae at ang kanyang anak, si Kristo yun at ang kanyang nanay na ang mahal na Birhen na Maria. So ibig sabihin, kung si Kristo po ang pangalawang Adan, si Mama Mary po ay ang bagong Eva. So ang mag-asawang Adan at Eva ay pinalitan na ni Jesus at ni Mama Mary. Ang dahilan sa pagkabagsak ng tao ay mag-asawa, ang pumalit sa kanilang nabigo na tungkulin ay mag-ina. Kaya si Mama Mary at si Jesus ang inilaan ng Holy Triune God ang ating Diyos na maging gumanap sa nabigong tungkulin ng ating unang magulang. Kaya sa Isaiah 3:6, si Jesus ay tinawag na Ama. So si Mama Mary, dahil siya po ay pumalit sa role ni unang Eva, so si Mama Mary rin ay ang ating bagong ina. So dito po, malinaw na malinaw sa akin ang papel ng mahal na Birhen na sa aming pag-aaral sa Jehovah's Witnesses, hanggang doon lang kami sa aming pag-aaral na si Mary ay good model. May mas malalim pa pala na katotohanan. At ito ang isa sa mga role ni Mama Mary na siya ang ating bagong ina, ang kapalit ng unang Eva ay walang iba kung hindi si Ave Maria. Kaya si Mama Mary ang ating ina, ina sa kaligtasan, dahil si Jesus Christ at si Mama Mary, sila po ang importante na mga personahe na gumanap sa role sa gawaing pagligtas ng ating Panginoong Jesucristo sa sanlibutan. Kaya mag-ina. Ang ating Panginoong Jesucristo, 2 times sa Bible, tinawag niya ang kanyang nanay na woman. Hindi niya tinawag na mother. Kasi sa Greek, merong mater. Pero sa Greek, yung John chapter 2, yung wedding at Cana, ang address ni Jesus sa kanyang nanay ay woman. At ang pangalawang address niya sa kanyang nanay ay doon sa Calvary,
yung sinabi niya na, "Woman, behold thy son, and son, behold thy mother." So dalawang beses, tinawag ni Jesus si Mama Mary na woman. So sa doon sa Jehovah's Witnesses, kami po ay naniniwala na yung pagtawag na woman, pagrespeto yon sa mahal na birhen sa Jewish culture, sapagkat pag gamitin mo yung gender, isa yung pag-respect sa person. Tulad sa Europe, yung nasa royal family, royal ba, tinawag nila na lady. So paggamitin ang gender ay isa yung highest form of respect. So as Jehovah's Witness, part na yon sa aming studies. Pero dito sa pagtawag na woman, may mas malalim pa na meaning. Unang-una, bakit doon sa wedding at Cana, unang binigkas ni Kristo ang katagang woman applied to his mother, the Blessed Virgin Mary? Bakit doon sa kasal? Bakit doon sa occasion ng wedding, doon first time tinawag ni Jesus si Mary, Mama Mary, na woman? Alalahanin natin na ang role ni Mama Mary, siya po ang bagong Eva. Si Kristo po ang bagong Adan. Ang kanila pong sila po in reality mag-ina. Pero ang kanila pong role na ginagampanan ay parang mag-asawa. Kaya dahil mag-asawa, unang binigkas ang woman doon sa wedding. At ano ang sabi ng ating mahal na Birhen na Maria? Basahin natin sa John chapter 2. John chapter 2 verses 3 up to 5. Brother Jando. John chapter 2 verses 3 hanggang 5. Sabi dito, "Naubos ang alak kaya't sinabi ng ina ni Hesus sa kanya, 'Anak, wala na silang alak.' Sinabi ni Hesus, 'Ipaubayan na lang po ninyo ito sa akin, ginang. Hindi pa ito ang aking tamang oras.' Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, 'Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo.'" Okay. Dito po sa the New Testament revealing Jewish roots, ito po ang pagkabanggit. "And Jesus said to her, 'Why should that concern me, woman?'" Ginamit itong word na concern. Ang mahal na birhen, concerned siya sa nangyari, no, during sa wedding, sapagkat invited po sila. Ang tunay po na ina, concerned po siya pag merong makikita siyang kakulangan sa bahay. Diba? Sa mga mag-asawa, pag halimbawa wala ng bigas, sabihin ng asawa na sa kanyang asawa, sa kanyang husband na wala ng bigas. So meaning concerned siya kung ano ang merong kakulangan sa bahay. So ibig sabihin yung ginawa ni Mama Mary sa wedding, ibig sabihin ipinapakita ni Mama Mary ang kanyang role as mother, na nakita niya na mayroong kakulangan. Kaya as new Eve, as nanay ng simbahan, sapagkat yung dumalo doon sa kasal mga followers yun ni Jesus. So doon pa lang sa wedding at Cana, ang Mama Mary, si Mama Mary ay ginampanan niya ang kaniyang role as mother. Kaya as mother, ano ba ang role ng mother? Concern siya sa mga needs sa bahay. Kaya nung pumunta siya kay Jesus, sinabi niya na wala ng alak. So, ang sinabi naman ni Jesus, "Why should that concern me?" Sapagkat unang nababahala ang mahal na birhen, concern siya sa nangyari. So, ano naman ang
may tulong ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng ating Panginoon, hindi pa sana dumating ang panahon na ako ay gumawa ng himala. Kasi doon niya tinawag na woman. Bakit? Sapagkat si Mary ay nag-act sa kaniyang role as the new Eve. Kasi ang tawag ni ang tawag kasi ni Adan kay Eva dito sa Genesis kabanata 2 talata 22-23 pradyando, pwede pakita sa screen. Ano yun, Brad? Genesis 2? Chapter 2, verses 22 up to 23. Ito po. Sabi dito, ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas narito ang isang tulad ko. Laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya kinuha. O anong sabi ni Adam? This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman. So ang tawagan pala ni Adam at Eve, ang tawag pala ni Adam kay Eve, woman. So si Kristo, dahil si Kristo po yung bagong Adan, at si Mamira yung bagong Eva. Kaya ang tawagan din nila ay woman. Sa tuwing mag-act si Mary as new Eve, ang new Adam, ang address niya sa new Eve ay woman. Kaya doon sa wedding at Cana nangyari ang unang pagtawag ng mahal na birhen na woman upang ipaalala sa atin na ang role ni Mama Mary at role ni Jesus ay tungkuling mag-asawa. But in reality, sila po ay mag-ina sapagkat anak ni Mama Mary ang ating Panginoon. Pero doon sa role, iba sapagkat sila ay mag-asawa. Siya ang bagong Adan, so tawagin niya ang bagong iba na woman upang bigyang emphasis ang Genesis 3:15 na siya yung woman doon to evangel. Kaya nung nalaman ko ito na katotohanan, talagang masayang-masaya ako na ito pala ang ibig sabihin kung bakit tinawag ni Jesus na instead mother, woman. Sapagkat si Mary pala during the time ay nag-act as new Eve. So ang recognition ng new Adam sa nag-act as new Eve is woman. Sapagkat yun ang address ni Adam sa kay Eva. So ang pangalawang pagtawag ni Mama Mary, ni Jesus, na woman sa mahal na birhen ay doon na sa Calvary. Doon na talaga sa summit ng kanilang sinabi nating misyon ng pagliligtas sa sangkatauhan. John chapter 19 verses 26 at 27. So sabi dito, sabi rito, nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Okay, sa Greek dyan ay gunay, babae. Woman, behold thy son, and son, behold thy mother. Ito po yung mapakinggan natin tuwing Bernie Santos sa pag-alala natin sa seven last words ng ating Panginoong Jesucristo. So noong gumawa ako ng deepening ng studies about sa
Bakit ba talaga ang mahal na Birhen na Maria ay tinawag palaging dalawang beses tinawag ni Jesus na babae doon sa wedding at Cana at sa huli dito sa Calvary? Sa aking pag-aaral, itong statement ni Jesus ay meron pong malalim na kahulugan. At kung atin itong maunawaan, ay magbigay ito sa atin ng ligaya dahil naintindihan natin kung ano ang ibig ipahiwatig ni Jesus nung binigkas niya ito doon sa cross. Ang isang taong malapit na pong mamatay, ang kanya pong mga statements na binibitiwan ay mahalaga po at importante. Itong sabi ni Jesus na woman, behold thy son, and son, behold thy mother, malalim po ang meaning nito. At ito po ang isa sa mga habilin ng ating Panginoong Jesucristo. So woman, behold thy son. Sino ba ang tinutukoy dyan na son? Walang iba kundi si John the Beloved. Ano bang ibig sabihin ng katagang iyon na woman, behold thy son? Babae, babae, tingnan mo ang iyong anak. Ang ibig sabihin nito na yung motherhood of the Blessed Virgin Mary ay hindi lang si Mama Mary, mother ni Jesus. Tandaan natin, sapagkat sa amin sa Jehovah's Witnesses, ang role ni Mary as mother, na mother lang siya ni Jesus. Hindi po. Doon sa cross, ang ating Panginoong Jesucristo ay binigkas niya ang importanteng habilin. Mother, behold thy son. Meaning, ang ibig sabihin niya na ina, ang iyong pagkananay ay hindi lang hanggang sa akin. Yung pagkananay mo extended din sa aking mga alagad. Kasi yung son dyan ay ang beloved disciple ni Jesus, si John the Beloved. Na ibig sabihin, si Mama Mary hindi lang nanay ni Jesus, kundi nanay rin siya ng beloved disciple ng ating Panginoon. So ibig sabihin, yung motherhood of the Blessed Virgin Mary, ang ating Panginoong Jesucristo ang may kalooban dyan. Will of Christ yon na si Jesus, Mama Mary ay kilalanin na ina. So meaning, ang pagka-mother ni Mama Mary, hindi lang siya nanay ni Jesus, kundi ang kanyang pagka-mother ay extended sa beloved disciple of Jesus. At sabi ni Jesus, woman, behold thy son, and son, behold thy mother. So ang tanong, bakit son ang tawag ni Jesus kay John the Beloved? Hindi naman niya anak si John the Beloved. At ano ang sabi ni Jesus? Sa Juan 12:50, whoever does the will of my Father in heaven is my brother and my sister. So ibig sabihin yung sumunod at gumanap sa kalooban ng kanyang ama ay kanyang kapatid. So kung si John the Beloved ay sumusunod at ginampanan niya ang kalooban ng ama, so sa pagsunod sa kalooban ng ama, kinikilala siya ni Jesus na kapatid. Pero bakit sa tagpong ito, ang address niya kay John the Beloved ay son? Ang sagot, sapagkat si Kristo nga ang bagong Adan. Nag-act siya as father. Kaya, son ang tawag niya kay John the Beloved. Dahil nag-act siya as new Adam, ang tawag din niya kay Mama Mary ay babae. Sapagkat si Mama Mary ang new Eve. At bilang new Eve at new Adam, ang beloved disciple ang kanilang anak. Kaya bilang beloved disciple ng Panginoon, tayong lahat
as beloved disciples, kilalanin natin si Jesus na father, kahalili ni unang Adan, na siya ang bagong Adan, sang-ayon kay San Pablo sa 1 Corinto 15:45-47. At ating kilalanin din ang mahal na Birhen na Maria na ating ina. Kaya doon po ako talagang nahimasmasan sa aking pag-aaral na wow, amazing, napakagandang turo ng Katoliko na ito na hindi ko ito naunawaan sa Jehovah's Witnesses. Kahit paulit-ulit kong binabasa yung Biblia, hindi ko naunawaan na ito pala ang ibig sabihin kung bakit diligtas ni Jesus. So bakit sinabi ni Jesus na woman behold thy son and son behold thy mother? Ano ang mga pangyayari, mga precedings event bago binigkas ito ng ating Panginoong Jesucristo? So ating balikan muna para meron tayong malalim na kaalaman tungkol dito. Bakit doon sa Kalbari, si John the Beloved lang sa lahat ng mga apostoles ang nakarating sa paanan ni Kristo? At kung atin itong malaman ang sikreto, ay ito rin ang sikreto natin na mapalapit tayo kay Jesus. So, ating i-resolve muna na. So, bakit doon sa Calvary, sa cross, ang presente doon na importanteng makarakter during the time si Mama Mary at saka si John the Beloved? Saan na yung ibang mga apostoles? Saan na si Peter? Si Peter na gumamit ng dahas upang hindi mahuli ang ating Panginoong Jesucristo. Na si Peter sana ang posible talaga na makarating sa cross. Sapagkat talagang makikibaka siya, upang si Jesus ay hindi po mahatulan ng kamatayan. So saan na yung mga ubang ang yung ibang mga apostol maliban kay Judas na nagtraidor, yung 11 na lang ng mga apostol si Jesus? Bakit si John the Beloved lang ang nakarating doon sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo? Ano ang nangyari? It sa aking refleksyon at sa aking pag-aaral, ang mga possibilities, ang pinakagabigat na possibilities kung bakit si John the Beloved lamang ang nakarating sa cross ay ganito po. Si John the Beloved ay mayroong wisdom. At ang wisdom na ito ay pwede rin na ating wisdom na mapalapit tayo kay Jesus. Ano ang wisdom na ito? Niresolve ni John the Beloved na sa pasyon ng ating Panginoong Jesucristo, sino ba talaga ang tapat sa ating Panginoon? Ang sagot po dyan ay walang iba, ang kanyang nanay, si Mama Mary. Sapagkat ang tunay na nanay, ang tunay na pag-ibig ng isang ina, hang mula doon sa sinapupunan hanggang doon sa libingan. From womb to tomb. Kaya sabi ni John the Beloved, niresolve niya ang tanong kung sino ba talaga ang kaisa-isang tapat kay Kristo, sapagkat si Saint Joseph during that time ay patay na. So walang iba talaga na tapat kay Kristo hanggang sa kamatayan, hanggang sa libingan. Si Mama Mary lang talaga. So sabi ni John the Beloved, kung si Mama Mary ang tanging kaisa-isang tapat kay Kristo, kailangan po na aking hanapin si Mama Mary. Sapagkat siya lamang ang susi
na makarating ako sa aking Panginoon. Kaya yung word ni Jesus, behold thy mother. Yung behold thy mother, yun ang dahilan kung bakit nakapunta si John the Beloved sa cross. Dahil hinanap niya. Yung salitang behold, yung sa Binisaya pa, tanawa. No. Yung salitang behold, tingnan, hindi malalim po ang meaning niyan. Halimbawa, ikaw, yung tatay mo, yung tatay mo nagbilad ng palay. Example lang ha. Sabi ng tatay mo, anak, pupunta ako doon sa bayan, may bibilhin ako. Baka siguro medyo may katagalan, pakitingin na lang yung palay. Tingnan mo yung palay. No, sabi ng tatay mo. So, binigyan ka na ng bili na tingnan yung palay na binilad. So, ang ibig bang sabihin ng salitang tingnan, tingnan mo lang yung palay? Pahalimbawa, mayroong manok na tumuka doon sa palay, tingnan mo lang? Hindi. Yung pagtingin, nakapakis sila dyan ang alag. Ano mo? Sabi na sa'yo pa, bugaw na. Ano ba yung bugaw na dyan do? Hindi yung bugaw na naghanap ng babae. Ha? Parang ano, para palayasin mo. Palayasin mo yung manok. Hindi mo lang tingnan. So ibig sabihin, pag sinabihan ka na tingnan mo yung palay na binilad, nakaakibat na dyan ang responsibilidad na alagaan mo yung palay na inihabili ng tatay mo. Halimbawa, umulan. Tingnan mo lang ba na umulan at bumaha na, na naanod na yung palay? Ang sagot ay hindi. Iligpit mo yung palay. So yung sinabi na behold, behold thy mother, does not mean na titingnan natin ang mahal na birhen. Hindi. Dapat natin siyang mahalin. Dapat natin siyang kilalanin. Kung may makipag-away sa mahal na birhen, dipinsahan natin siya. Kaya yung salitang behold, yun po ang dahilan na nakarating si John sa paanan ni Kristo sa cross. Behold thy mother. Kaya kung sundin natin ang habilin ni Jesus, ang pinaka-sikreto na mapalapit tayo kay Kristo, sa pamamagitan ng mahal na Birhen na Maria. Dahil ano ang sabi ng mahal na Birhen? Ano ang kaniyang importanteng turo sa atin na tayo'y mapalapit sa ating Panginoong Jesucristo? Balikan natin ang binanggit ng mahal na Birhen na Maria sa Wedding at Cana. Plus, cinco. Sabi ni Jesus, do whatever he tells you. Ito yung teaching ni Mary. Gawin mo ang sinabi ng aking anak. So sapagkat sinabi ng ni Jesus sa cross, ano ang sabi ni Jesus sa cross? Son, behold thy mother. Kung ikaw po ay beloved disciple ni Jesus, sinabihan ka ng iyong Panginoon na son, behold thy mother, bakit atakihin mo si Mary? Kaya hindi ako maniniwala sa mga pastor. Yung mga pastor na nagsasabi na I love you Jesus, pero inaatake ang mahal na birhen. Hypocrite yun. Hindi ako naniniwala sa isang pastor na nagsasabing mahal ko si Jesus samantala ang kanyang nanay ay inaatake. Kung mahal mo si Jesus, sundin mo ang sinabi ni Jesus sa cross. Son, ikaw yung son. Ikaw yung beloved disciple. Son, behold thy mother. Tingnan mo yung kanyang nanay. Na yung nanay ni Jesus na si Mama Mary, hindi lang yung nanay ni Jesus. Yun ang ibig sabihin ni Jesus. Yung nanay ko, hindi lang aking nanay yon. Nanay mo rin yon. So ibig sabihin, ang motherhood of Mary, extended, hindi lang nanay siya ni Jesus, nanay din sa lahat ng beloved disciples. Kaya, dahil ako po
ay beloved disciple ni Jesus, tungkulin ko na mahalin si Mama Mary. Meron akong tungkulin na kilalanin ang mahal na Birhen. Sapagkat sabi ni Mama Mary, do whatever He tells you. Kaya sundin natin ang sinabi ni Jesus doon sa cross. Isa sa kanyang habilin, Son, behold thy mother. Kaya ano ang ginawa ni John? Dinala niya si Mama Mary sa kanyang tahanan. Verse 27, chapter 19 of John. At si Mama Mary at si John the Beloved, doon sa Pentecost ay nagkasama. Nagkasama silang nagdasal kasama ang mga apostles. Lahat sila ay 120 doon sa upper room. Bakit importante ang presensya ng mahal na Birhen sa Pentecost sa pagdating ng Holy Spirit? Bakit si Mama Mary ay siya yung pinaka-importanting karakter doon sa 120 kasama ang mga apostoles? Bakit kailangan talaga nandun ang mahal na Birhen? Ang sagot, dahil ang mahal na Birhen ang unang nakatanggap ng Holy Spirit. Before pa sa Pentecost, nakatanggap na ang mahal na Birhen ng Holy Spirit noon pa lang sa Incarnation. Noong ibinintis niya ang mahal ang ating Panginoong Jesucristo, nakatanggap na ang mahal na Birhen ng Holy Spirit. Kaya ang mahal na Birhen ang pinakaunang naka-recipient ng Espiritu Santo. At doon sa Pentecost, nandoon ang ating mahal na ina. Nandoon siya nung dumating ang Holy Spirit, ang pagkatatag ng Santa Iglesia Katolika. Nandoon ang mahal na Birhen sa 120. At mula noon, wala nang accounts kung saan na nakarating ang mahal na Birhen. Ang tanong, saan na ba pumaroon ang mahal na Birhen? Wala pong ibang credible na makasagot sa tanong na yon, maliban na lang doon sa tao na kung saan inihabilin ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang nanay. Kaya sa lahat ng mga apostoles, wala pong apostol na nagsasabi kung saan na pumaroon, maliban na lang kay John the Beloved. Ang sabi ni John the Beloved doon sa Apokalipsis, Kabanata 12, talata 1, kama 5, nakita na yung babae na may tanda. Dalawang beses lang po binanggit sa Biblia ang babae na binigyan ng Diyos ng tanda. Ano yung unang talata? 7:14 ng Isayas. Magbigay siya ng isang tanda, isang babae na mga anak ng lalaki. Inulit na naman dito sa 12:1, meron namang babae, ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit. Babae na naman. At ang babaeng ito ay, ang kanyang description ay may anak siya na lalaki na hari sa lahat ng mga bansa. Walang iba na tinutukoy dito ang ating Panginoong Jesucristo. So itong babae na tinutukoy dito ay ang mahal na Birhen na Maria. Bakit si John the Beloved ang nag-testify? Bakit sa lahat ng mga apostol siya lang ang nagsulat ng babaeng may anak na hari sa lahat ng mga bansa? Ang sagot, dahil si John the Beloved lamang ang tanging credible na magsabi nito, sapagkat doon nga inihabilin ng ating Panginoong Jesucristo ang mahal na Birhen sa kanya. Kaya yung assumption sumunod sa natanggap ko yung assumption ng ating Panginoong Jesucristo talaga ang ating mahal na Birheng Panginoong Jesucristo at ang ating mahal na Birhen na Maria at ang ating Panginoong Jesucristo, kung ating tingnan dito sa Salmo Kabanata 45.
Salmo 45. Kabanata 6, Brad Jando. Amen, brother. Salmo 5. 45:5. Salmo 5, 45:6. 45:6. Oh, tapos kaman. O 45:6 muna. Ato. Iyang tronong tinanggap mo na kaloob ng Diyos, isang tronong magtatagal at hindi na matatapos. Matuwid kang magahari sa bansa mong nasasakop. Okay, sa versikulo 9. Sa 9. Ito sa 9. O kay gandang prinsesa ang katulong na dalaga, samantalang sa kanan mo nakatayo iyong reyna, palamutigin tong lanay sa damit na suot niya. So, dito sa 45:6, ang iyong luklukan o Diyos. Sa Hebreo 1:8, ito po ay binigkas ng Ama, referido kay Kristo. Hindi pa, Brad Jando? Yes. Ngunit, dito sa talata 9, yung sinabihan ng Diyos Ama ng iyong throne, ang iyong luklukan o Diyos, dito sa talata 9, sa iyong kanan ay nakatayo ang reyna. Kaya yung sinasabihan ng Diyos Ama ng iyong luklukan o Diyos na tumutukoy kay Kristo, doon sa kanya tabi ay nakatayo ang reyna. Ang reyna na ito ay walang iba kung hindi ang mahal na Birhen na Maria. Kaya klarong-klaro na si Mama Mary ay nasa langit na po. At hindi po ako nahirapang tanggapin ito sapagkat sa Jehovah's Witnesses, sa aming turo noon, si Mama Mary ay part ng 144,000. At ang 144,000 ay nasa langit na po. Kaya naniniwala po ako, kahit sa Jehovah's Witness pa ako, na si Mama Mary ay nasa langit na. At ano ang role ni Mama Mary sa langit? Sapagkat siya po ay part ng 144,000, siya po ay hari at saka pare. Sa Jehovah's Witness, naniniwala na ako na si Mama Mary ang kanyang role ay hari. Kaya walang problema sa akin yung maghimaya ka hari. Dahil si Mama Mary sa amin sa Jehovah's Witness ay hari. At wala din problema sa akin na si Mama Mary ay mediator. Sapagkat ang role ng priest ay mediator. Ang role ni Mama Mary sa langit ay mediator siya. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos na yung motherhood of the Blessed Virgin Mary, ito po yung susi na na-inlove talaga ako na pag-aralan ang Mariology. Sapagkat ang Mariology ay ang pinakamagandang teaching. Kung sa pagkain pa ito, isa sa pinakamasarap na putahe ng simbahang Katoliko. Kaya ang Mariology is one of my favorite subject na patuloy kong pinag-aralan hanggang sa ngayon at masayang-masaya ako na ang Holy Spirit ay nag-guide sa simbahang Katoliko na wala ito sa ibang relihiyon na hanggang sa ngayon ang kailang pakilala kay Mama Mary hanggang lang sa siya'y ina ni Jesus at pagkatapos na daw na wala na siyang importanteng role. Sa simbahang Katoliko, kinikilala natin ang mahal na Birhen na Maria na meron siyang mahalagang role sa simbahan. At isa na dito yung ating pagkilala sa kanya na siya po ang ina ng simbahan. At dito po, mas lalong naunawaan ko yung kaniyang role na the mother of the church. Ang
Noong ako po ay meron ng tatlong anak. Tapos meron akong isang asawa. Yung aking asawa, siya po ang panganay ng kanilang pamilya. So nag-asawa po kami, 36 years old ako, 18 years old siya. So ang ibig sabihin niyan, kung siya ang panganay, yung kanyang nanay, yung kanyang mother ng aking asawa ay magkaedad lang kami, magka-disim lang kami ng age. Kaya noong makasintahan pa kami, hindi ko talagang tinatawag po sa kanyang pangalan. Pero noong nag-asawa na po kami, may relasyon na po kami bilang mag-asawa, gustuhin ko man o hindi, ay mapilitan talaga ako na kilalanin ang ina ng aking asawa na akin ding ina. So bakit sinabi ko ito? Sapagkat dito po ay bigyan ko ng emphasis yung role ni Mama Mary na mother of the church. Bakit natin tinatawag si Mama Mary na ina ng simbahan? Dito sa Epeso, Kabanata 5, Talata 23 at saka hanggang 25, analogically speaking, si Kristo po ang husband. Ang simbahan po ang kanyang asawa. No? So, kung ang simbahan ang asawa ni Kristo, so ano ba ang tawag mo na ikaw na asawa, ano ba ang tawag mo sa ina ng iyong husband? Rajando? Mama, mother. Mother, hindi ba? So ibig sabihin, Rajando, ang tunay na simbahan na asawa ni Kristo ay kilalanin ang nanay ni Kristo na kanya rin nanay, hindi ba? Tama ba ko, Rajando? Yes. Okay. So, doon ko nalaman kung bakit sa lahat ng 40,000 man-made cult on the face of the earth, bakit ang Katoliko lang talaga ang kumikilala kay Mama Mary na mama? Sapagkat pala, Rajando, isa lang ang asawa ni Kristo, hindi ba? May kabit pa si Kristo, Brajando? Wala po. Walang kabit eh. Kailanman, Brajando, walang karapatan ang kabit na tawaging ina ang lalaki na kumakabit sa kanya, hindi ba? Yes. Tama, Brajando? Yes, ganun nga. Kaya pala itong mga ibang iglesia, hindi pala kinikilala si Mary, Mama Mary na mama, sapagkat wala pala silang relasyon kay Kristo. Kung bakit tayo mga Katoliko ay kumikilala kay Mary as our mother, that is an indication na itong Iglesia Katolika ang may relasyon sa husband. Kaya yung pagtawag natin kay Mama Mary na at our mother, yan ang indikasyon na ang simbahang Katoliko ay ang tunay na simbahan, ang tunay na asawa ni Kristo na may relasyon kay Kristo, sapagkat ang tunay na asawa sa husband, sa relasyong mag-asawa, ay may obligasyon na kilalanin ang ina ng kanyang husband na kanya ring ina. Kaya napakabigat na argumento na kung bakit tayong Katoliko lang ang tumawag kay Mama Mary, sapagkat tayo lang ang tunay na asawa ni Kristo. Kung bakit ang ibang relihiyon ay hindi tumatawag, sapagkat walang karapatan ang makabit na tawagin ang ina na kumakabit sa kanya na kanyang ina rin. Kaya nagpapatunay ito
na itong simbahang Katoliko ang tunay na simbahan, ang tunay na asawa ng ating Panginoong Jesucristo, ang tunay na simbahan na may relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, at yun ang ating pag-recognize kay Mary as our mother. Yan po ang tanda na tayo ay may relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Ang pagkilala natin sa ating mahal na Virgen Maria as Queen, nakaangkor iyon sa pagkahari ni Kristo. Kaya yung pagkilala natin na si Mama Mary ay reyna, sapagkat unang-una kinikilala natin si Jesus na King. Yung ibang mga relihiyon na tumikilala kay Jesus na King, habang hindi kumikilala kay Mary as Queen, malaking problema yon. Questionable yung pagkilala nila kay Jesus na King. Bakit? Hindi nila kinikilala si Mary na reyna. Pero sa atin, klarong-klaro, yung pag-recognize natin kay Mary as Queen, naka-anchor iyon sa pagkahari ni Kristo. Kaya, mga Katoliko na minamahal namin mga kapatid sa paniniwalang Katoliko, subukan ninyo na palaliman ang magandang topiko, magandang teaching, lalo na yung mga dugmas ng simbahan sa mahal na Birhen. Napakagandang pag-aralan ang mga aral Katoliko na kaming mga non-Katoliko. Talagang na-in-love kami sa mga napakagandang turo ng simbahan. Turo na hindi namin natikman nung ako'y Jehovah's Witnesses pa. Kaya until now, patuloy po akong nagpalalim sa aking pagsusuri sa paniniwalang Katoliko. At although ang simbahang Katoliko ay ang kanyang turo, maraming mystery. What is mystery? Partly hidden and partly revealed. Merong mga hidden na hindi na natin kayang abutin na makomprehend ang ating pag-iisip. At least yung mga bagay na makomprehend natin ay magbigay sa atin ng kaligayahan na at least yung ilang mga bahagi ng mystery ay ating natutuhan sa ating buhay. At mahigit sa lahat, ating isa buhay ito at mamuhay tayo sa banal na pumumuhay habang tayo po ay naglilingkod sa simbahang Katoliko. Hindi po sufisiente na tayo ay Katoliko lang. Katoliko tayo, masayang masaya tayo, nakabilang tayo sa tunay na simbahan. Ngunit ang pinaka-importante ay mamuhay din tayo sang-ayon sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya I hope itong pag-continue ko sa aking journey, sa aking conversion, sa simbahang Katoliko, itong na-share ko sa inyo ngayong gabi, ay makapagbigay sa inyo ng inspirasyon na patuloy tayo sa ating misyon, pagsusuri, at ating ibahagi ang ating kaalaman sa iba, lalo na sa mga kapatid natin na magkatoliko na sila po ang prone ng mga atake ng iba't ibang relihiyon. So, magandang gabi sa inyong lahat at sana'y suma sa atin ang pagpapala ng ating dakilang may kapal. So, balik ko sa inyo, Rajando. Okay, maraming salamat, Brad Paul. At narito po ang ating mga kasamahan po ngayon sa gabing ito, Brother Wendell Talibong. Magandang gabi, bro. Magandang gabi, Brad Jando, at sa lahat ng mga kasama. Nasa linya din natin ngayon sa Zoom si Father Ricky Ginte, no? Si Brad Christian, magandang gabi din.
sa lahat at mga kasama. Muli, ako po ay nagpapasalamat sa pinadala ni Father Ricky na apostolic blessing from Pope Francis at yung rosary sa 500 years of Christianity na blessed by the Holy Father. Marami maraming salamat po, Father Ricky. Okay, so gawin natin ano si Father Ricky para sakali na may idadagdag si Father Ricky sa atin, ano? And then, Brother Christian Yuan, magandang gabi, bro. Isang mapagpalang umaga, tanghali, hapon, gabi sa ating lahat na makasubaybay sa ating worldwide Catholic Bible study. Nawa po'y nasa maayos tayong kalagayan. And please po, please pray all those na mga naging positive po sa ating sa COVID-19. May kakilala po ako, isang sobrang malapit po sa puso ko na nagka-COVID po. Tinatawag ko siyang cardinal eh, kasi soon to be magiging pari na siya. Binibiro ko siya lagi na cardinal. So, it will soon po, Cardinal Bea. So, yun po, maraming maraming salamat po. Si Brother Romel Palma. Magandang gabi po, no, sa lahat ng nakatutok ngayon sa ating YouTube live, sa ating Facebook page at sa live din ng Punto por Punto, Pananampalataya at Katwiran, Facebook at YouTube channel ni Brother Wendell. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa lahat ninyong prayers, sa lahat ninyong suporta na ibinibigay sa atin pong pagpapatuloy sa atin pong evangelization dito sa online na pag-evangelize po natin. At maraming maraming salamat po, no, sa napakaganda po na conversion story at saka yung na-share po sa atin ni Brother Paul San Pablo Alima regarding po sa ating inang Birhen Maria. Napaka well informed po, no, at napakaganda, no. Isang ibang relihiyon, no. Hindi siya raised na sa Katoliko pero siya ay tinawag na maging Katoliko. Parang San Pablo talaga, no. Kaya nga San Pablo Alima kasi yung kanyang story parang San Pablo talaga, persecutor ng simbahan at tinawag ng Panginoon upang maglingkod sa kanya mismong simbahan. Patuloy po tayo at naway pagpalain tayo ng Panginoon. God bless po sa ating lahat. Sana naging San Juan rin ako, ano? Brother Tata Rosal. Hello, Brother Tata. Hello din po, Brother Jando. Magandang gabi. So, nais ko pong batihan ng lahat ng taga-subaybay. Walang sawang taga-subaybay sa atong worldwide, sa atong worldwide Catholic Bible Study. Maraming salamat ang Father San Pablo Lima sa kanyang sharing na pinakamaliwanag patungkol sa pag-aging ina ng simbahan Katoliko, ng simbahan na tatag ng ating Panginoon Jesus. Hindi lang ina ng ating Panginoon, hindi lang siya ina ng Diyos, hindi lang siya Queen of Heaven, Queen of the Universe. So sa lahat ng mga manampalataya, magandang gabi din kang Brother Christian, Brother Wendell, Brother Ramel, sa lahat ng taga-subay, especially Reverend Father Darwin Gitgano, Brother Edgar, sa lahat. Maraming salamat sa oportunidad sa pagsali dito sa ating worldwide Bible study. Maraming salamat, Brother Jando. Balik sa iyo. Okay, Father Ricky Hente. Nandiyan mo ba si Father Ricky Hente? Nandito lang po, ayan. Nakikinig lang habang nagpapahinga. Maraming salamat po at greetings na lang, sabi ni Cardinal Tagli sa inyong lahat. Kasama lagi kayo sa kanyang panalangin. Wow! Magandang pakinggan niya sa akin. Yay! Okay, thank you Father Ricky. And then, ako muna magsisimula sa magtatanong, Brad Paul, ha? Kasi matagal ko na itong gustong itanong na hindi ko alam kasi ba't umiiwas yung saksi ni Jehovah eh. Pag ito tinanong ko na, iiwas na sila. Hindi na ako babalikan. Tanong ko lang ano, kasi ang paniniwala ng saksi ni Jehovah, Brad Paul Alima, is ang kakain lang daw ng tinapay ay yung nasa 144,000. Kasi nung inibitahan nila ako sa kanilang parang ano, parang yearly na observation tungkol sa...
sa ano sa Lord's Supper, eh lahat sila tumangging tumanggap ng tinapay. Tinanong ko yung nagdala sa akin, ba't ayaw yung kainin, masarap yung tinapay. Sabi nila, ang kakain lang daw noon yung 144,000. Kaya tinatanong ko sila, Brad Paul, pero umiiwas. Kung saan ba sa Biblia mababasa na itinuro ng mga apostol o ni Kristo na ang authorized lang kumain ng tinapay ay yung nasa 144,000? Brad Paul? Wala pong direktang sitas ng Biblia na binabasihan ng Jehovah's Witnesses maliban doon sa Apokalipsis Kabanata 14:1 hanggang 3 na si Kristo ay kasama sa Mount Zion sa 144,000. Sapagkat sa Jehovah's Witnesses, yung 144,000, yun lang ang body of Christ. So kaya sila lang ang body of Christ, so sila lang ang legitimate partakers ng bread and wine. So wala talaga silang explicit na verse kung itanong mo iyon sa kanila na 144,000 na ba ang pwedeng kakain. So yun ang dahilan na umiwas sila sapagkat walang verse na pwedeng i-present dyan. Maliban na lang sa 14:1 na kasama ni Kristo yung 144,000. Meaning kasama, yun ang kuan, kasamahan ni Kristo sa kanilang katawan. So doon ang Jehovah's Witness umugot na sila lang ang katawan ni Kristo na papuntahin sa langit. Sapagkat sa City 9 ng Apokalipsis, mayroon namang malaking pulutong na nagkaroon din ng kaligtasan sa dugo ni Kristo. Kaya Jehovah's Witnesses, dalawa po ang maliligtas. May maliligtas na para langit, 144,000 ang tinatawag namin na anointed, na sila yung the little flock sa 12:32 ng Luke. At saka itong para lupa, ito po yung the great crowd sa Revelation 7:9 na maligtas din sila sa walang hanggang lupa dito sa paraiso na pagharian sila ni Kristo sa loob ng 1,000 years, millennial reign of Christ. Yun ang tinatawag ng Katoliko na parang purgatory. Sa kasasakti ni Jehovah, may purgatory na proseso. Yung 1,000 years, doon po pinupurify ang tao. So, bagamat hindi na naniniwala ang Jehovah's Witnesses ng purgatory, pero may purgatory system sila. At yun ang 1,000 years sapagkat ang ma-purify sa panahong iyon ay siyang makapagkamit ng life everlasting on earth. Kasi so, yung ano, final, yung... Final yung 1,000 years. Hindi pa yun ang life everlasting. Yun pa ang purgatory period ng Jehovah's Witness. Kasi tinanong ko yung isang saksi niyo, ba tama ka ba po sumagot siya nung ano, Apokalipsis 14:1, no? Pero hindi yung tinatanong ko sa kanya, sagot kasi sabi sa 1654 yung binasa mo kanina, sino mang kumain, sino man kasi sa Bisaya, bisag kinsa. Kung si kinsa, ibig sabihin, walang kung sa grammar pa, hindi siya exclusive. Tanong ko sa kanila, sabi kasi dyan, kahit sinong kumain ng aking laman, bubuhayin ko. Ngayon, hindi ko tinatanong kung sinong kasama niya doon sa langit. Ang tanong ko sa iyo, yung dinabi ko sa ano doon sa saksi niyo ba, sa ang talatas Biblia itinuro na yung pagkain ng tinapay ay inutos lamang doon sa 144,000. Talaga, Brad Paul, ngayon naintindihan ko na ba't sila umiiwas kasi wala palang talata. At yung talatang ibibigay nila, hindi siya related doon sa tanong ko. Yung sinabi mo Apokalipsis 14, hindi siya related sa tanong ko. Ang tanong ko kasi, saan inutos? Kasi sa ano, saan inutos? Wala silang may bigay talata, Brad Paul? Ang pinakamabigat talaga, Brad Jando, yung Juan 6:53-54. Yun nga. Unless, maliban na lang kung
kayo'y kakain, no? Oh, wala so, namang ano yun. Akin, yun ang nagbigay sa akin ng kuan, parang bubalik sa palagi sa aking isipan na although sa Jehovah's Witness, medyo mabuti naman ang pamumuhay nila, pero walang Eucharist. Ito, so, ito, ito. Righteousness without the Holy Eucharist is useless. So, ito anong ma. sabi ni San Pedro sa kanyang sulat sa unang Pedro 3:18? It is difficult for good people to be saved. So, kung ang iyong pamantayan ang iyong lang moral na katayuan, so without the Holy Eucharist, kaya sabi ni Kristo, kung hindi ko kakain ng aking laman, ay wala kayong buhay. At totoo ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Kaya, maliban sa ikaw po ay mamuhay ng banal, kailangan po natanggapin mo ang katawan at dugo ni Kristo sa Holy Eucharist. Kaya doon po yung completeness. Kaya para sa akin, yung magandang buhay ko na sa Jehovah's Witness, dinala ko sa simbahang Katoliko plus Eucharist. So doon po nakakaroon ng parang fullness ng aking buhay ba? Na doon sa Jehovah's Witness, kanta na kami ng kanta na araw-araw daw kami ikakain ng tinapay. Ngunit sa isang taon, isang beses lang magdiriwang, wala pang kain. Ano para kang mababaliw ka dyan? Magkanta ng kanta kang kakain ka araw-araw, tapos walang kain. May diriw pa, ipadiriwang man, wala pa rin kain. So, ang reality, wala doon. Kaya yung kinanta namin sa loob, na, mula nung ako'y pagkabata, 15 years na nag-serve, doon ko, dito ko sa Katoliko na na-fulfill, naganap na yung pag-party ko sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pangako niya, maliwanag ang pangako, Brad Jando, sa 6:50, sa isa, Juan, basahin natin. Ito yung pinakamaganda na mangyari sa ating buhay. Sa 8:56. Oh. Ito sabi sa 8:56. 54. Ito. Sa 56. Sabi rito, ang kumakain ng aking lamat at umiinom ng aking dugo. Wala siyang sinabi na ang kumakain eh. So, di siya exclusive. Ang aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. So, intimate relationship, ang intimacy ay nasa Holy Eucharist. Kaya yung mga sabi ng mga ibang relihiyon sa atin na relasyon. Maniwala sa Kristo, tanggapin mo siya bilang yung personal savior, what is important, ang relationship, mali yun. Ang tunay na relationship, ang tunay na intimate relationship, ang intimacy, ay nasa Eucharist. Sapagkat kung kakain ka ng kanyang katawan, siya mananahan sa iyo. So, vice versa yun. So, nasa Eucharist yun. Kaya, dapat ang mga Katoliko ay alam nila na tayo ang tunay na may relasyon kay Kristo. Nasa atin ang intimacy, ang intimate relationship. At dyan sa Eucharistia yon, wala doon sa ilusyon ng mga Baptist, mga born again na tanggapin si Kristo ng Savior. Ang importante relasyon. Tayo ang may tunay na relasyon. Unang-una, sinabi ko na kanina na tayo ang true church. Asawa tayo ni Kristo. So, relasyon yon. At ang ating pagtawag kay Mary as our mother, that is an indication na may relasyon tayo kay Kristo. So dapat establish natin sa simbahang Katoliko na itong simbahan na ito ay may tunay na relasyon. At yung sinabi lang relasyon, guni-guni lang yon. Guni-guni. Okay, Brother Romel Palma, may tatanong ka kay Brother Paul Alima, naka-raise hand yes, ka? Yes po, yes po. Ah, sige, bro. Ikaw naman ang tanong. Okay po. Magandang gabi po, Brother Paul. Yung tanong ko po ay, paano mo po natanggap na hindi Jehovah ang pangalan ng Diyos katulad ng claim ng
Jehovah's Witnesses kasi marami na din po akong na-encounter. Nung ako po ay nagtatrabaho pa noon sa Gilingan ng Palay, ay naka-encounter din ako po na pinangaralan kami noon na Jehovah talaga yung kiniklaim na pangalan ng Diyos. Okay, salamat, brother, sa tanong, no? Actually, brother, admitted naman ang Jehovah's Witness na yung Jehovah, hindi yun ang tunay na pangalan ng Panginoon. Sa kailang aklat na the divine name that will endure forever, page 10, inamin nila doon na hindi naman talaga yun ang exact na pangalan ng Panginoon. The more pa na wasto yung Yahweh. Sa ayon sa preface ng New World Translation. At yun ang dahilan, Brother Romel, na kung murkurik ang Yahweh, bakit sa kanila nanatili sila sa Jehovah na ayon sa kanila hindi ang exact na pag-pronounce sikat daw bro eh Panginoon. At sa kamaliwanag bro. Ito basahin ko. Ha? Ayan, basahin ko ha. Sabi dito, while inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, we have retained the form Jehovah because of people's familiarity with it since the 14th century. Eh, ano lang bro, parang masikat yung Jehovah, kaya yun na lang ginamit. Tapos dito sa kanilang Bible, brother, no, sa Joel chapter, ito yung kasing ginagamit ng Jehovah's Witnesses kung bakit kailangan talaga na gumamit sila ng iyong pangalang Jehovah. Ito yung doktrina ng mga saksi ni Jehovah. Sa Joel, hanapin ko muna. May ano ka ba dyan, Dajando? May New World ka ba dyan? Meron ako New World bro, pero wala sa ano, wala sa screen. Nasa, ito, hawak-hawak ko. Joel. Ito, hawak ko. Yan o, New World Translation. Wala ako sa screen. Joel 2.32. Joel 2.32. Sabi dito, and it must occur that everyone who calls on the name of Jehovah will get away safe. For in Mount Zion and in Jerusalem, there will prove to be the escape ones, just as Jehovah has said, and in among the survivors whom Jehovah is calling. So, sa Tagalog, ito ang sabi na sa Tagalog, no? Wala ka Tagalog dyan? Wala akong Tagalog, bro. Kaya lang dito. At mangyayari na ang bawat isa na tumatawag sa pangalan ni Jehovah. Ito yung aming palaging ipinangaral na ang tumatawag sa pangalan ni Jehovah ay maliligtas. Take note na hindi sinasabing ang tumatawag sa pangalang Jehovah, pangalan ni Jehovah. So may tanong yan na follow up, ano ang pangalan ni Jehovah? Yun ang tanong doon. Amo 5.20. Ito ang pangalan ni Jehovah. Ano ang pangalan ni Jehovah? Pakibasa, Brajando, sa iyong dating Biblia. Ang dating Amos. Biblia? Amos? 5.27. Ito, sabi dito sa Amos 5.27. Yan. Kaya't kayo'y aking papapasukin sa paggabihag sa dakuroon ng Damasco. Sabi ng Panginoon na ang pangalay Diyos ng mga hukbo. O as ano ang pangalan daw? Ang pangalay Diyos. So yun Diyos pala Diyos, hukbo. Yun pa nga ang pangalan ni Jehovah. Malinaw ba Brajando? Yes. Sa 2.32 ng Joel, ang tumatawag sa pangalan ni Jehovah. Hindi sinasabi doon na ang tumawag sa pangalang Jehovah. Kasi kung pangalang Jehovah, yung Jehovah talaga na name. Pero ang nakabanggit doon, ang pangalan ni Jehovah. So sumunod yung follow-up question, ano ang pangalan ni Jehovah?
sinagot doon sa Amos 5:27 na ang pangalan pala ay Diyos. Kaya, supisinte na yung pagtawag sa kanyang pangalan na Diyos. At sa Jeremias 3:19, ano ang gustong itawag ng Diyos sa kanya? Ama. Bakit? Yung salitang ama ay pagrespeto yon. Walang respeto ang tao pag sabihin mong Jehovah. Halimbawa, yung tatay ko, Brajando. Anong pangalan ng tatay mo, Brajando? Yes. Anong pangalan ng tatay mo? Tatay ko, Isayas. Isayas. Sabihin mo na Isayas. Isayas. Magandang araw, Isayas. May ano ka ba dyan? Ano ba? Dundun yung palayaw niya, Dundun. Ano yun? Tawagin mo lang ang pangalan na Isayas. Sabihin mo na, magandang umaga sa'yo, Isayas. Ikaw ba ay may respeto na anak kung ganun ang ganyan ang... Isayas ang baon ko po. Ha? Wala. Isayas ang baon ko. Ha? O sabihin mo, Isayas, o alis na ako. Ang baon ko, Isayas. So, hindi po ibig sabihin na binanggit mo yung pangalan yan, ano ka na, magalang ka na. Ano ang paraan ng paggalang ng iyong ama? Huwag mong banggitin yung Isayas. Sabihin mo na, magandang umaga sa iyo, Tay. Magandang umaga sa iyo, Isayas. Pag ganyan, bigkasin mo ang pangalan niya, wala kang respeto. Pero pag sabihin mo na, instead na, magandang umaga, Isayas, ang sabihin mo, magandang umaga sa iyo, Papa o Tatay. May respeto ka na dyan. Kaya tama ang sinabi ng Jeremias 3:19 na sabi ng Diyos, ang itawag niyo sa akin ay Ama. Ibig sabihin, huwag mong direktahin yung kanyang pangalan. Sufisiente na nagamitin mo yung substitute na Father. Kaya ang logic ng mga saksi ni Jehovah na para daw maging banal at magalang daw tayo sa Diyos ay atin daw bigkasin ang pangalan niya. Katulad ito sa ginawa ni Brajando. At kung tumatawag na si Brajando sa kanyang tatay na uwi na ako, Isayas. Wala kang respeto, Brajando. Pero pag sabihin mo, uwi na ako, Tay. Nilagyan, hindi mo binigkas yung Isayas, ay may galang ka, Brajando. Kaya ang mga saksi, mahuhulog na walang respeto pag Jehovah ng Jehovah. Kailangan, huwag mong bigkasin ang pangalan. Palitan mo ng Ama. Ano ang sabi ni Kristo sa Juan Mateo 6:9? Kung manalangin kayo, ganito, Ama namin. Hindi sinabi, kung manalangin kayo, Jehovah. Walang ganon. Sabi nila kasi, kapag Ama lang daw, baka di daw malaman ng Panginoon. Kasi Satanas, Ama rin. Kaya kailangan, banggitin mo talaga yung pangalan. Wrong yan lang, nasa langit, bro. Ama namin nasa langit. Yan ang to nila eh. Sige, Brad Jesse Bon. Brad Jesse Cruz. Magandang gabi, Brad Jesse. Hello, bro, Jesse. Ano ba naman to? Lalabas pa siya. Magandang gabi, Brad. Yes. Tanong ko po yung sa ano, kung may update na po sa deliverance ko po. Kung na-approve ko yung sa akin. Brad Christian Yuan, na-update na ba daw? Actually po, wala pa pong report sa akin si yung nag-interview sa kanya. Pero sige lang ho, kasi ako na mismo mag-ano sa'yo. Ako na mismo mag-interview ulit sa'yo. Bro Christian, na-interview ko po kasi siya. Meron ako ditong list, pero hindi ko pa na-submit po. Panawagan ko nga po sa lahat ng mga nag-interview ng online deliverance. Pagkatapos niyo po na mag-interview, please send it to me po para maano natin, ma-assist natin. Thank you. Sige po. Hindi pa kasi kumpleto yung interview ko sa kanya. Kaya hindi ko pa na-submit. Okay. Tapusin muna natin. Okay, thank you. So, yun po, Brother Jesse. Salamat. Okay, so next na naman po tayo na ano, si Galaxy J7. Magandang gabi, 2016. Magandang gabi, brother. Good evening.
Good evening din. Matagal na akong nagsusubaybay sa inyong live na ano, pero hindi ako makapasok. Ngayon lang ako nakapasok. Isa rin akong taga-depensa ng ating pananampalataya. Isa akong teacher, nagtuturo ako ng religion. Ay madalas akong sugurin ng mga grupo. Ang madalas na pumunta sa amin ay yun nga, yung Jehovah's Witness. So palagi silang gusto magipagdebate sa akin. Dati tinanggap ko sila as bisita sa bahay. Pero nung nag-uumpisa na silang basahan ako ng basahan, kasi ako po kasi hindi ako gumagamit ng Bible nagkikipagpalitan ako ng kuro-kuro sa mga ibang relihiyon. Kasi ako, ang Bible po sa akin ay isang banal po. Hindi ko talaga ginagamit yan para magpagpalitan ng kuro-kuro. Pero silang gumagamit. So ngayon, binabalik ko lang, tinatanong ko lang. Kasi ngayon, nung hindi ko na nagugustuhan yung mga sinasabi nila, itatanong ko lang din po kay Brother Paul. Kasi po, isa po sa doktrina ng grupong ito, ay marami na po silang binanggit sa akin sa pabalik-balik nila sa bahay namin. So sabi nila sa akin, alam mo ba, Brad, na si Satanas ay nakaakyat na sa langit? Alam mo ba, Brad, na ang Diyos ay nakatira sa ikapitong bituin? Sabi ko, saan nyo makikita yon sa Biblia na sinasabi ng inyong grupo na Jehovah's Witness na si Satanas ay nakapalik na sa langit? Saan nyo rin makikita sa Biblia, sa verses ng Biblia, na ang Diyos ay nakatira sa ikapitong bituin? Sa dami ng bituin na yan, saan natin hahanapin ang Diyos dyan? Saan nakatira dyan ang Diyos? Tapos, nung binuklatan nila ako ng Bible nila, wala ko nakikita doon sa Bible nila na Panginoon. Lahat ng word na Diyos, Panginoon, puro Jehovah lahat ang nakalagay. Ang sabi ni Jehovah, imbis na Diyos ang nakalagay, ang sabi ng Diyos, walang Diyos nakalagay. Ang sabi ni Jehovah, ganito. Ang sabi ni Jehovah, ganito. Si Satanas ay nakabalik na sa langit. Si ang Panginoon ay nakatira sa ikapitong bituin. Yun doon kanilang doktrina, yun ang sabi nila sa akin. So sabi ko, bigyan niyo ako ng versikulo sa Bible na mapapatunayan niyo sa akin na si Satanas ay nakabalik na sa langit. At bigyan niyo rin ako ng versikulo na nagsasabi na ang Diyos ay nakatira sa ikapitong bituin. Nagalit sa akin yung isa. Nagalit yung isang lalaki na nagkasama nila. Sabi sa akin, pumunta kami dito sa bahay mo para kami magsalita para sa'yo. Wala kang karapatan na magtanong sa amin. Sabi ko, teka muna. Kayo ang pumasok sa bahay ko, tinanggap ko kayo bilang isang mga tao at bisita ng bahay ko. Ngayon, kung wala akong karapatan na magtanong sa inyo, kanina maluwag yung pintuan ng bahay ko na pumasok kayo. Ngayon, luluwagan ko pa ulit para makalabas kayo sa pamamahay ko. Ayon sa kanila, kasi tinanggap ko kayo sa tao. Pero ngayon, sasabihin niyo po na wala akong karapatan na magtanong, makinig lang ako, sabi ko parang tinatanggalan niyo ako ng karapatan na matuto kung ano yung dapat. Ayon sa kanila. So yun pong aking inaano sa kanila na hindi ko po mabigyan ng na hindi po nila mabigyan ng kasagutan. Kasi po sabi ko, paano nakabalik si Satanas sa langit? Sino nagsabi? Saan nila natutunan yung aral na yon na ang Diyos ay nakatira sa ikapitong bituin? Yun lang po, brother. Brother Paul, anong sabi mo doon, Brother Paul? Brother, huwag ka muna alis, ha? Kailan yon sinabi? Ay, ano pa yun? Nagtuturo pa ako ng high school. High school teacher pa lang ako. Nagtuturo ako ng religion. Mga 1980s pa yun. 1986 yata yun. 87. Kasi sa aking panahon, walang ganun ako nalalaman na nakabalik. Ang turo ng saksi, 1914, inihagis ang demonyo. Oo. Kaya ng 1914 ay sumiklab daw ang digmaang pandaigdig. Dahil udyok yun ng demonyo. Baka ano yun, hindi ako naka ano. Ang sagutin ko lang yun, yung sinabi mo na
yung pinalitan ang pangalan ng Diyos ng Jehovah. Totoo yun? Opo, 7,000 plus sa buong Biblia, pati sa New Testament, ay nilagyan ang yung Lord pinalitan ng Jehovah. Totoo yun. Pero yung sinabi mong kwan, hindi ako, na, baka iba yung saksi siguro yun, baka may sariling interpretasyon siguro yun. Ano po sila eh, mga, yun, ang una pong pumunta sa bahay, Brother Paul, ang una pong pumunta sa bahay, dalawa lang sila. Ngayon, nung hindi ako nila makonvince, kasi sabi ko, ako po, mayroon po ako talaga mga hawak na mga dokumento. Kasi dati pa akong seminarista eh. Ang aking pong kinataano sa seminaryo ay apologetics. Nag-aaral din po ako ng apologetics. Ang isa po sa nagturo sa akin ng apologetics, yung ating namatay na tagapagtanggol na Katoliko, si Demetrio Dasio. Kung natatandaan niyo po si Demetrio Dasio, siya pong nagsulat ng libro ng Doctrine and Apologetics, Doctrine and Apologetica na ipinablis po sa St. Paul Publication. Na binili po lahat 'yon ng Iglesia ni Cristo, sinunog po lahat. Okay, so ngayon hawak ko buti, po 'yon. Buti ka pa, brother, nagtagal sila sa iyo. Sa akin hindi sila makatagal. Hindi kasi tinatanggap ko nga sila, Tinatanggap ko rin, hindi ko naman dinidebate. Sa bahay, hindi ko dinidebate yung mga saksi. Pinapahayag ko pa nga sila. Tapos noon, tatanong lang ako. Yun. Ang laging problema kasi, Brother Darwin, is yung parang yung doon na ako nag-umalma ng sinabihan na ako nung, kasi una dalawa lang sila, tapos bumalik, pito na sila eh. Nung sinabihan na, nung sinabihan ako ng isang pinakamatanda doon na, teka muna, wala kang karapatan na magtanong sa amin. Kami pumunta dito para tuluan ka namin at makinig ka sa amin. Doon, parang sinukluban ng init yung ulo ko. Sabi ko, teka muna. Parang kayo pa yatang agrabyado na tinanggap kayo sa pamamahay ko, sabi ko sa kanila. Sabi ko, hindi dapat ganun. Kung kayo ay nagtuturo ng salita ng Diyos, dapat hindi kayo nagsasalita ng mga ganyang klaseng salita sa inyong kapwa. Hindi nyo ba alam na sinasabi sa Biblia? Kung napahamak ang pananampalataya ng isang tao dahil sa kagagawan mo, ikaw ay mapupunta sa impyerno, sabi ko sa kanila. Di na tahimik yung isa, sabi ng isa, sabi ko, 17 anyo, sabi sa akin. Eh, kami mga Jehovah, alam na namin na yun, kaya tinawag kami Jehovah's Witness. Sabi ko sa kanya, ilang taon ka na ba? Sabi ko sa kanya, ilang taon wala, ka na brother. Ba? Wala, brother. Masyado nang yung ilang taon ka na ba? Below the belt na yung ilang taon ka na ba? Yun na po. Kaya ko tinanong yon, is sabi ko sa kanya, ilang taon ka na ba? Bakit ka naging witness ni Jehovah? Ako nga eh, matanda na ako sa iyo, hindi ko sinasabing witness ako ni Jehovah eh. Ikaw pa kaya, ito na ganyan, napakabata mo pa. Pero ito yung nagsasabi sa... Ang next time bro, pag may dumaros yung saksi ni Jehovah, makipag-deal ka muna. Papayag akong mag-ano kayo sa akin, pero sumagot kayo sa mga itatanong ko. Okay, thank you, brother. Sige, thank you. Thank you. Romy. Or Romy. Thank you, brother Romy. Thank you. Okay, so next naman itong si brother Otsir. Brother Otsir, magandang gabi, brother Otsir. Magandang gabi po, Brad Jando, Brad Wendell, Brad Romel, tsaka Brad Ford. Bali, yung itatanong ko po, patungkol po dun sa talk ni Brad Paul, kasi inaabang ko po talaga si Brad Paul. Una po, itatanong ko yung sa pinakamahalagang doktrina ng Simbahang Katolika about po sa Trinity. Ano po yung paniniwala ng Jehovah's Witness or kahit ng iba pong pananampalataya kung paano naliligtas ang isang tao kung tao yung ipinako sa krus at hindi Diyos si Kristo? Tapos, isa yung parang under po nun, kanina po sinabi nyo na Diyos si Kristo dahil tinatawag siyang Diyos sa Hebreo 1:8, kung di po ako nagkakamali. Pero ang isasagot po nila, hindi lahat ng tinatawag na Diyos, ibig sabihin, Diyos na God. Ang sasabihin po nila, katulad nun ni Lucifer, 2 Corinto 4:4, na si Lucifer ay Diyos ng sanlibutan. So, ang sasabihin po nila kahit na Diyos si Kristo,
hindi siya Diyos na kawangis ng pagka-Diyos ng Ama. Bali, yun po yung unang kong tanong, paano po na-atone or natutubos yung kasalanan kung hindi Diyos si Kristo? So, yung pangalawa po, sa Eucharist po, narinig ko po na isa sa mga proof text nyo sa Eucharist is yung Juan 6. Ngayon po, ang itatanong ko po, patungkol sa Juan 6, ang sasabihin naman po, ang argumento po ng iba, ay yung tinatanggap sa Eucharistia, symbolic or metaphor. Tapos ang i-quote po nila ay yung I am the bread of life. Na yung tinitik natin is si Kristo, pero hindi mismo si Kristo. Na kaya siya kinakain dahil siya yung bread, bilang siya yung mana na nanggaling sa heaven, pero hindi po literal. Tapos ang isusuporta po nila doon ay yung 1:63. Yung it is the spirit that gives life. Tapos yung the word that I speak to you is not of flesh but of spirit. Parang ganun po ata. Ayun o. Yung the words that I have spoken to you are spirit and life. Parang sasabihin po nila na, oo, parang magmumukhang literal sa mga upper na verse, pero parang nilinaw ni Kristo na spirit yung sinasabi niya. Bali, yun po yung pangalawa kong tanong. Kung ang summary po nun, ano yung maire-reply nyo dun sa response nila na ang Eucharist ay simbolikal lang. Hindi siya literal na tinatanggap natin si Kristo bilang truly bread, truly na katawan. Tapos pangatlo po, last na po ito, pasensya kung tatlo yung tanong ko. Si, yung mga ebidensya po kasi na ibinigay nyo para kay Mary, masasabi ko po na ako, personally, kumbinsido ako. Pero isa po ito sa mga masasabi ko na nahihirapan akong parang depensahan or tanggapin. Sapagkat po, yung mga proof text po natin para kay Mary is typology. Parang hindi po siya ganun kalinaw. Halimbawa po, yung argumento na ibinigay nyo kanina na dahil si Mary ay si Kristo yung New Adam, ang logical nyo po doon, conclusion, si Mary ay yung New Eve din. Pero po, para sa ibang pananampalataya, it doesn't necessarily follow. Parang yun po yung sasabihin nila. Ano naman po yung magiging patunay natin, ba't po natin ginagawang dogma yung mga typology na ganun? Parang halimbawa, yung sa Genesis 3, na dahil doon si Kristo yung New Adam, paano po natin na-conclude na si Mama Mary yung New Eve? Parang doon po kasi nakasandal sa si Mary, yung lahat po ng dogma patungkol kay Mary, nakasandal po sa typology na si Mary ay New Eve at Ark of the Covenant. So ba't po tayo heavily relying sa typology? Bali, yun po yung tatlong tanong ko. Una po ay sa pagka-Diyos ni Kristo, tapos yung atonement sa ibang pananampalataya. Pangalawa, yung sa John 6, yung response nyo po sa objection sa John 6 na Eucharist. Tapos pangatlo po is yung pagdepensa nyo po sa biblical typology ng doktrina kay Mary. Yun lang po. Mahaba-haba yun, ha? Kahit pili na lang po kayo. Bradwindel, back up ka, Bradwindel. Si Brad Paul muna, si Brad Paul. Mahaba-haba yun. Bradwindel, teka, ulit natin yung tanong niya, ha? Teka, ha? Ang unang tanong mo, brother, ano yung unang tanong mo? Bali po, ano po yung, kasi po diba nag-convert po from Jehovah's Witness si Brad Paul, ano po yung pananaw nila patungkol sa atonement po kung hindi Diyos si Kristo? Tapos kung ano po yung response nila na kung si, na hindi lahat ng tinatawag na Diyos ay Diyos. Ang proof text po nila, 2 Corinthians 4:4, na si Lucifer din ay tinatawag na Diyos. Ayan. Ikaw una mauna, Brad Paul, lima. Tapos susunod si Brad Windy. Mababa yun. Brad Paul! Hello, Brad walang Paul. Boses. Walang boses, Brad Paul. Hindi, co-host si Brad Paul. Co-host yan, makapag-unmute yan anytime. Yan. Okay na ba, Brad Landona? Bigyan natin okay pagkakataon na. Si Brad Paul na siya ang sumagot, siya ang naka-in-address. Sige, Brad Paul. Claro. Tunahin ko yung about sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, na yung Satan, tinawag din siya ng God o Diyos ng sistemang ito, pero is smaller di, no? At saka yun din ang ginamit ng New World Translation sa John 1:18 na si Kristo bugtong na Diyos pero is smaller di,
si Kristo ay a God, so small letter J pa rin. Pero doon sa Exodus 7:1 kay Moses, ginawa naman nilang capital. Capital D. So kung pwede palang gawin ito kay Moses, maliban na lang kay Satanas, hindi pwedeng gawin mo yung capital D. So, logically, pwedeng gamitin sa ating Panginoong Jesucristo. So, bakit ganun ang ginamit ng Jehovah's Witnesses? Sapagkat ang kanila pong sali ng Biblia ay impluensya ng kanilang teolohiya na si Kristo po ay, kung si Jehovah ay president, mababa si Jesus Christ, vice president. So kung gamitan si Jehovah ng capital D, dapat small letter D yung kay Jesus. So ibig sabihin, itong New World Translation ay impluensyado ng teolohiya ng Jehovah's Witnesses. So yun lang muna masabi ko doon sa about sa God. Doon naman sa Eucharist, doon sa chapter 6 ng John, ang interpretation ng mga Diyo nung sinabi ni Jesus na I am the living bread, whoever, sabi ni Jesus, I am the living bread that came down from heaven, anyone who eats this bread will have everlasting life. Ang interpretation ng mga audience ni Jesus na parang nagturo si Kristo ng cannibalism. Talagang literal yung kanilang pagkaintindi no, na sino bang makaunawa sa teaching na ito na cannibalism ang pasok sa kanilang isip. Kaya sabi sa verse 666, marami po ang umalis kay marami po ang tumalikod at hindi na po sumama sa ating Panginoong Jesucristo. Never ni Kristo in-explain na balik muna kayo dito kasi explain ko na symbol lang yon. Never si Kristo. Hinayaan niya na kung ano yung pagkaintindi nila, yun na yun. Kaya pumunta siya doon sa mga apostol, kayo, alis din ba kayo? Sabi ni Peter, Panginoon, kanino kami paparoon? Ikaw ang may mga panalita ng buhay na walang hanggan. So ibig sabihin, hindi po ni Kristo in-explain doon sa mga nag-isip na iyon ay cannibalism. Hindi niya sinabi na ano lang yon, symbolic lang ang pagkasabi ko noon. Kasi ang ating Panginoong Jesucristo talaga naman ay may kapangyarihan doon sa wedding at Cana, ginawa na yung tubig na wine. Eh nung sabi niya sa Last Supper na this is my body, no, talaga naniwala tayo na yung tinapay ay katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Jehovah's Witness na translation, iniba nila. Kung ating basahin dito sa Matthew 26:26, ang sabi ng translation ng Jehovah's Witnesses, sabi dito, kunin ninyo, kainin ninyo, ito ay nangahulugan sa aking katawan. So meaning, naging symbol na, nangahulugan na lang yung tinapay sa katawan ni Kristo. At hindi doon sa original Greek na this is my body talaga. So never ni Kristo yon in-explain doon sa chapter 6 ng John na symbol. Mm. So yung last, ano mo, yung last about kay Mary. Ilang Brad Paul, pero yung paglinaw lang Brad Paul. Okay, so yung, follow up with John. Yung doon po sa, nakuha ko po yun, yung sinabi nyo na tawag dito, na parang ang understanding po ng mga Hudyo ay literal parang kanibalismo. Pero ibibigay ko lang po ulit yung ano yung counter argument ng ano ng mga napag-usapan ko po. Ang sasabihin po nila na yung explanation ni Kristo dun sa truly truly, parang ipinapakita niya na yung metaphor nun ay patungkol sa kung paano niya ialay yung buhay niya dun sa ano verse 54. Tas nilinaw daw po sa verse 58 na yung this is the bread which came down from heaven, na siya yun. Tas ang context daw po nila, imposibleng ito na yung Eucharist kasi parang hindi pa daw po nag-institute yung Eucharist sa pangapanahon na to. Tas ang point daw po ng John chapter 6
ay yung si Kristo bilang handog. Parang siya yung bilang ialay niya yung buhay niya. Tapos yun yung tutubo sa kasalanan. Bali yung sin po ng pagtanggap sa kanya bilang mana from heaven ay yung hindi yung literal na sa banal na Eucharistia. Tapos yung parang pinaka-highlight po nung parang pinaka-pundasyon nung counter-argument nila is yung verse 63. Yung it is the spirit that gives life, the flesh is no avail, the words that I have spoken to you are spirit and life. Ano po yung maging response niyo doon? Ayun, unahin ko muna yung during talaga sa Last Supper, no? Okay. Na yung sabi niya, this is my body. So pagdating dito sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26, wala pong nabago. Kung ano yung pagkabigkas ni Kristo doon sa Last Supper, yun din ang binigkas ni St. Paul dito sa Corinthians. So si Kristo ay pumunta na sa langit to, dito no. Sabi pa rin niya, this is my body. So meaning kahit wala na si Kristo, tapos na yung kaniyang namatay siya doon sa cross, inaalay niya ang kanyang buhay. So ang mga apostoles pagdating ng panahon, yun pa rin ang gamit nila. So ibig sabihin walang nabago. Tapos ang ito brother no, sapagkat dalawang paniniwala ito sa akin as Catholic ngayon. Ano man ang sabihin ng iba tungkol dito, talagang dito ako sa simbahang Katoliko na explanation makinig kahit pa hindi pa malinaw sa akin. Sapagkat ang Holy Spirit ay iniwan ni Kristo sa simbahan na ito ay sasama sa inyo hanggang sa lahat magpakailanman. At ang role ng Holy Spirit sa unang Juan 2:24, siya ang ating tagapagturo. At sa Epeso 3:10, ang simbahan ay dito po nire-reveal ng Panginoon ang kanyang wisdom. Kaya sa dalawang iyon, yung sinabi mo na kaisipan ng mga non-Catholics na yun ang sabihin nila, yun ang meaning, sa kanila yung interpretation. Ang sa akin, dito ako sa interpretation ng simbahan na talagang ito ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi yan nagbago kahit sa panahon ni St. Paul, walang nabago kahit kaunting words sa pag-institute na sa Holy Eucharist. O anong binigkas niya, yun pa rin ang binigkas ng mga apostoles nung sinelebrate na ang Holy Eucharist. Follow-up ko lang po. Wala pa naman po nakarisan. Huling follow-up ko na po sa Eucharist. Brother, sir. Paalala ko lang hanggang 9:30 lang kasi. Ikaw na yung last na nagtatanong. Ay, pasensya po. Last na tanong. Bakit po tumalun kayo sa pag... Kasi po, di ba, hindi naman... O pwede po natin sabihin na yung transubstantiation? Transubstantiation. Ayun po. Transubstantiation. Po, hindi lang naman po yun yung pwedeng maging conclusion kapag naniwala sa Eucharistia. Meron pa pong ibang teorya na cons naman po. Na parang hindi natatransform yung bread and wine sa ni Kristo, pero hindi naman sa nagmi-mix, pero ba't po kayo naniwala na napapalitan talaga yung batayan nyo naman po doon? Kung ba't po kayo kumapit sa paniniwala na yung mismong bread and wine, yung mismong substance niya, napalitan na po ng katawan at dugo ni Kristo? Wala tayong teaching na transformation, ha? Apo. Hindi ibig sabihin na yung tinapay ay naging literal taga na lang na karne. Ang atin is transubstantiation, yung substance ang na-change. So ibig sabihin, yung tinapay na yun, hindi na yun ordinary na bread, kundi katawan na yun ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ating nakikita ay tinapay pa rin. Sapagkat sa transubstantiation, mayroong dalawang words na ating dapat maintindihan. Itong salita na trans. Itong salitang trans ay ginagamit ito, halimbawa sa transportation. Brother. Apo. Sa transportation ay ganito po ang mangyari. Halimbawa, bigyan kita ng example. Transportation from Ania na Ia, ang Cebu na airplane, mo transport siya patungong Mactan, Cebu.
So, kasi dapat nating intindihin yung unang word na trans kasi ito yung prefix niya, no? Trans. So, ginamit sa transportasyon. Halimbawa, Cebu Pacific Neroplano from Naiya, tumaktan Cebu. So, lumipad siya, nag-transport siya. So, ang tanong, ano ang nabago dyan? Location. Ang nabago, hindi nabago ang aeroplane, hindi ba? Pag lumipad siya sa Naiya, Cebu Pacific siya, pag dumating siya sa Mactan Airport, Cebu, aeroplano pa rin siya na Cebu Pacific. Hindi siya naging Philippine Airlines, hindi ba? Uh-huh. Ano, pero may nabago ba? Meron. Ang nabago, yung location siguro. No, sapagkat wala na siya sa Naiya, nasa Cebu na siya. So, bakit ginamit ito? Sapagkat yung tinapay, pagkatapos ng consecration, hindi naman siya naging literal na karne, na may talagang karne talaga na, maliban na yon sa mga pinatawag natin na mga miracle ng Eucharist. Pero dito tayo sa pangkaraniwan talaga na kinukommunion natin. So, ginagamit yung trans. At pangalawa, ginagamit yung sub, trans-sub. Ang sub ay ginagamit to sa halimbawa, subway. Yeah, ito naman ang mga prefix no. Submarine, halimbawa sa dagat. Nakita mo yung dagat. No, dagat yon. Pero sa ilalim niyan, nandoon yung ano yung sa dagat sila, yun yung submarine. Hindi mo makita ang submarine, makita mo dagat. Pero sa ilalim ng dagat, ay mayroong submarino doon. So, ang ibig sabihin ng salitang transubstantiation, hindi naman talaga na-transform ang tinapay na naging karne, pero yung kanyang substance. Makita po mo pa rin siya na tinapay tulad ng dagat. Dagat ang nakita mo, pero sa pagkadagat na yon, although na ang nakita mo sa iyong mata ay dagat, pero sa ilalim ng dagat na yon ay nandun yung submarino. Kaya doon sa misa, may binabanggit doon na may portion na during sa pagkalapag ano natin communion na yung makikita natin sa ating paniniwala. Oh. So dapat tingnan natin ang Eucharist, although tinapay ang ating nakikita, pero sa ating paniniwala, ang tinapay na yun ay hindi ordinary, kundi katawan ni Kristo gaya ng kaniyang binanggit doon sa Eucharist na this is my body. Kaya meron lang ito, tinatawag ito na kailangan natin dito talaga na pag-aralan ng ang Eucharist. Merong ano dito, merong mga master talaga dito na theologian. I hope na makapag-invite sana tayo ng talagang ito ang minister nila. Pero akong kilala na ano na theologian ng simbahan na ito ang master na itong Eucharist kung bakit at paano. Sa pagkatayo na ordinary lang na mga lay ay ano lang ating kaalaman tungkol dito. Basta ang atin na lang na tinatanggap natin ito sa ating paniniwala, ito talaga ay katawan ng ating Panginoong Kristo. So yun lang muna, brother, ang baka may follow-up ka para sa akin. No? Pero yun ang ibig sabihin niyo po ng Brad Paul, hindi naman po ako heretical pag mag-agree ako na yung mismong host, tinapay pa rin po siya. Pero yung substance niya, yan, katawan ni Kristo. Hmm. Yan tama 'yon. Makaka-agree po ako na tinapay pa rin po. Napalitan lang yung substance. Substance niya. Okay po. 'Yun lang po ito. Thank you po. Okay, thank you. At lumagpas po tayo ano. Tayo nagsimula alas 7 at magtatapos ng alas 9:30, Brother Wendell. Okay, maraming salamat. Bukas meron tayong online blessing kasama si Brad na mag-announce niyan, no? Pero Friday at Saturday, hindi kami magkasama dito sa online.
dahil may naka-schedule kaming deliverance sa ibang archdiocese sa pamamagitan ng pahintulot written authority from their local ordinary. So ako si Brad Tata, wala kami dito. So Friday at Saturday. Brad Jando? Okay. So wala pala kayo. So sasamantalahin ko to, Brother Wendell, no? Para bukas, kasi alam ko andyan ka bukas. Talakayin daw natin, sabi ni Padre, yung tungkol sa kumakalat na issue na kulto sa Osamis, Brad Wendell. Oo, yung nangangatok. Oh. Yung sinasabi nilang nangangatok, bagong version ng TikTok. Talakayin daw natin yung bukas, sige, Padre. Sige, kasi sige. Marami daw nababahala tungkol sa ano, sa balitang yan, kaya yan ang talakayin natin bukas ng gabi, yung patungkol sa kumakalat na balita tungkol sa kulto sa Osamis. Okay, Brother Christian Yuan. Yes po, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa gabing ito. Nawa po'y marami tayong natutunan sa mga tinuro sa atin ni Bro Paul Alima. And announcement ko po, bukas, ang magaganda pong online blessing sacramental items, ganap na alas 9 ng umaga. Pagkatapos mga alas 10, magdi-deliverance tayo with ang magbe-bless bukas si Father Ricky Tinte. And then bukas ang magdi-deliverance si Bro Wendell Libong alas 10 ng umaga. And then alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon ang magtutok po para sa online catechism si Doc Ditching. Jose Ditching. Bro, Jando, pag-ready yung ano. And then same, pareho pa rin yung gagawin natin, Bro Jando, ha? Binigyan na kita ng listahan, updated na yun. And then, yun, updated na yun. Sa akin yung online blessing, sa'yo yung deliverance na Zoom, Bro Jando. Mm-mm. So, yun po. Muli po, maraming salamat. At hindi ko pa alam kung sa evening o sa gabi, kung si gagami, Father Tatwin pa magbe-bless ng ano, sacramentals. Ang gagamitin bukas si Brad Wendell sa online deliverance, private, yung Zoom namin. Sa'yo yung sacramental blessings. Okay. Para maintindihan ko. Tapos si Brad Dr. Ditsing, ako pa, Zoom pa rin namin. Okay. Oo. Para maintindihan ko. Okay, Brother Romel Palma. Po, maraming salamat po, no, sa pagsagot, Brother Paul, sa katanungan ito. At naman po ay sa susunod, no, makapagtanong po tayo ulit. Dahil meron pa po tayong gustong itanong. At maraming salamat po, no, sa lahat ng tumutok sa atin, sumubaybay sa atin sa ating live na programa ito, Worldwide Catholic Bible Study. Kasama po natin ang punto por punto at ang pananampalataya at katwiran at yung crusader, no, ni Brother Paul. At mga kapatid, patuloy po tayong manalangin po sa isa't isa upang makapagpatuloy itong programa na makaabot po ng mga kapatid natin, kaibayo man sa pananampalataya o kapanampalataya. God bless po sa lahat. Okay, Brother Tata Rosal. Bueno, maraming salamat, Brother Jando. Maraming salamat sa lahat kasamahan, kapasiti. Hindi na lang natin bagitin na ito lang ang ating bilin na yung binagin ni Brother Paul Lalima, yung 1 Corinthians chapter 11 verse 27, sabi ni San Pablo, sino mang hindi nararapat na kakain sa tinapay at sa saro ng Panginoon ay nagkasala sa katawan at sa dugo ng ating Panginoon. So hindi nagsabi ni San Pablo nagkasala sa tinapay at sa saro. Ang sabi ni San Pablo, ang hindi nararapat ay nagkasala sa katawan at sa dugo ng ating Panginoon Jesus. Maraming salamat at nagbisalat. Ayan po tayo ng may kapat. Okay, maganda yung topic natin bukas kasi si Brad Wendell at si Brad Tata, mga reporters yan sa Osamis, kaya manood kayo bukas. Brad Paul Alima! Okay, so maraming salamat sa privilege na ito na makapag-share sa aking buhay. At I hope na makapagbigay din sa inyo ng inspirasyon na bilang makatoliko ay pagtuunan natin ang panahon na pag-aralan ang mga napakagandang mga teaching ng simbahang katoliko
na sa ating buhay man lang ay may matutunan tayo sa mga bagay na pinagsikapan ng ating mga santos, no, sa mahabang panahon, at tayo po ang recipient ng kanilang mga wisdom na kanilang inibrihagi sa atin, at may access naman tayo. So wala namang makapagsabi na hindi matuto, may access naman tayo na talagang gagawa tayo ng deepening ng ating paniniwala. So God bless po sa ating lahat at suma sa atin ang pagpapala ng ating dakilang may kapal. Okay, thank you, Brad Paul. At sana bukas nandyan pa rin si Brad Paul, ano? At sa mga ilang araw na Bible study natin, lalo na sa ano, sa web, sa Biyernes at Sabado, wala si Brother Wendell, wala si Brad Tata. Sana Brad Paul, andyan ka kasi kulang kami sa referensya. Bukas, bro, Hoybis, may Bible study ako ng gabi, so mga Biyernes na siguro, or Sabado. Biyernes, Sabado, wala dyan sa mga araw na yan, wala si Brad Wendell, tsaka si Brad Tata Rosal. So baka magkulang kami sa referensya. Sana nandyan ka. At sa mga nanonood ngayon, magandang gabi po. Maraming salamat po. Tinangkilik niyo po ang aming programa. Gaya po ng, ano, ng sinabi po namin last week, ang Worldwide Catholic Bible Study po ay magsisimula na po simula sa gabing ito ng alas 7 ng gabi at magtatapos ng alas 9:30. At sa mga tagapagpanood po namin, bukas po alauna ng tanghali, Straight to the Point with Brother Edgar Laugan. At sa mga taga-subaybay sa YouTube at sa Facebook, magandang gabi po sa inyo. Brother Wendell, closing prayer po. Nasa linya si Father Ricky. Si Father Ricky ang mag-bless sa atin. Father Ricky Gente. O sige, Father Ricky Gente. Father Ricky Gente, nawala si... Nawala si Father Ricky Gente. Ah, sige. Teka, ha? Nawala nga. Napahinga na dahil bukas siya ang mag-bless sa Vatican, Italy, mga alas 3 ng madaling umaga pa yun, no? So, pahinga na si Father Ricky, maraming salamat. So, tapusin natin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. O Augustine and Our Lady of Angels, who received from God the power and mission of crushing the head of Satan, we humbly beg you to send us heavenly legions with St. Michael the Archangel as head, so that under your orders, they may chase the demons, combat them everywhere and repress their boldness and drive them back into the abyss. Who is like God? O God and tender Mother, you shall always be our love and our hope. O Divine Mother, send your holy angels to defend us, and to drive away from us the cruel enemy. Holy angels and archangels, defend us and guard us. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Paalam. Maraming salamat po. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the life. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and by the Eucharist, we build community. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.